First timers po, welcome sa ating pintuhan, training natin. Okay, meron medyo. Sige, sabay, sabay, tugtog daw. Okay? Tayo na, tayo na, tayo na. Music, music, music! Yan! Medyo alam ko eh, basta nyo medyo naiilang, medyo hindi komportable. Pero isa lang makasabi ko, after this training, after the seminar, paglabas nyo, isa lang kasabihin mo, buti na lang umattend ako sa seminar. Nalitis mo ba yung ating profit sharing? Yeah! Ang laging pera ba yun? Yeah! Imagine mo, congratulations po kay Mr. Keith Cuevas, isang part-time. Part-timer lang po, member ng ating Partners in Grace, pero nag-profit share na more than 6 million. Aside from his million income per month, kumita pa siya ng at least 6 million. Maganda pa malengke na po yun, no? Pabili ng bangos. Saka gulay. Ibig sabihin, kung na-witness nyo po yung event natin last Sunday sa Mo Arena, actually, ang nag-preserve po ng ticket, umabot ng 32,000. Pero hindi po kaya i-accommodate lahat kasi maliit ang venue. Nasa more than 12,000 lang. Ibig sabihin, almost triple. Tama? Pero ang pinakabulis po dito, hindi namin na-accommodate lahat noong ating 6th anniversary, malamang next year, nasa Philippine. Ay, na lang. So, ano ang connection noon? Bakit ko binabanggit yung gano'ng mga bagay? Tama, imagine mo, sa panahon ngayon, para mapuno yung MOA, tapos may profit sharing kayo, may 6 million, may 3 million, iba dyan, more than half million, aside from their monthly income, ibig sabihin, very stable ang company. Correct? Yes. At mga tao doon, sinisisikan, pwede isipin, bakit ka mag-aaksin ng oras na gano'ng katagal sa isang lugar? Kung lalo na kayo, wala pang kinikita, wala ka pang grupo, bakit ka nakipagsiksikan? Kasi alam mo, kung merong nauna, merong kasunod. Yes. Tama? At malamang, yung kasunod doon, sino yun? Oh. Yung katabi nyo. Yan. Ito mag-ala, may katabi ka rin, di ba? Pero siyempre, paano mangyayari yun? Ito na. Kaya tayo meron training ngayon. Kasi alam ko kahit maganda ang pinag-uusapan nito everyday sa ating mga event, mga seminars, everyday, para bang in realidad, kapag kinukwento nyo ito sa mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, hindi naniniwala sa inyo. Correct ko ba yun? Yes! Sino rito yung pinagtawanan na? Ang dami. Inin dyan, nangako, darating, narating magpipayin, bibili ng produkto, tapos hindi dumating. Nangyayari ba yun? Yes! Kung hanap ka ng resulta, asan yung kotse mo? Asan yung daan-daang bibo mo? Di ba? Akala ko ba yayaman ka? Marami sa inyo, hinahanapan ng ganong mga resulta. Kaya minsan, nagdududa ka na. Naku, nga no. Wala pa akong resulta ngayon. Guys, ladies and gentlemen, kaya meron seller ngayon para bigyan ka ng direksyon. How and why to do this business. Una-una, hindi maiwasan, believe me, kapag meron seminar, kapag umating ka ng event at nakikita mo yung mga resulta ng appens nyo, malamang mapakalanda mo, yaman-yaman nyo na.
Tama, hindi mo grabe. Payaman, payaman, payaman. Gusto niyo mayumaman? Yes! Kailangan ngayon pala ma-feel mo. Pakasabi nga, payaman, payaman. Payaman, kailangan may feelings. Diba? After a seminar, dapat kahit pagod ka na, habang nasa elevator, lumalabas sa bibig mo. Habang naglalakad ka, pabunta ng EDSA. Ha? Pagbaba ng bus, naglalakad ka pa uwi ng bahay. Pagbukas ng pinto, nakita yung lamesa, walang ulam! Pagbukas ng ref, walang laman! Ang laman ng ref, mga damit. Di naman cabinet, di ba? Isabihin, yung payaman-payaman nyo, bumababa na. Payaman, payaman. Payaman ba talaga? Kasi pag nakikita mo yung present situation nyo, look at me, pag nakita mo yung magandang kinikita, malaking kumpanya, at nakita mo yung resulta mo, wala kang grupo, wala kang kinikita, yung payaman-payaman, medyo humihina na. Doon nag-umpisa, iba sa inyo, malamang aabutan ng pagdududa. Correct? Yes, yes! Iba sa inyo, payaman-payaman, pero at the back of your mind, may mga duda ba? Nakikisabay lang iba sa inyo dito, pero okay pa rin yan. At least binabanggit mo at sinasabi nyo. Kaya ako sinasabi yan, kasi kung may mga duda kayo, congratulations. Normal kayong tao. Dapat ka lang magduda, kasi ang laki ng pinag-uusapan. Million-million. Naka-mindset ka, kapag ikaw yung trabahante, empleyado, ang sweldo mo, magkano, 15 katapusan, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Tapos payaman yaman, million-million, nagdududa kayo. Kaya kapag first time ka dito, yung observation mo, hindi ka maniniwala. Oh, kalabuhan yan. Payaman-payaman yan, di ba? Normal yan. Ang sakin lang, pag may duda kayo, huwag niyo papatagalin. Kasi kapag duda kayo, sa isang bagay, wala kayong gagawing aksyon. Pag walang aksyon, walang resulta. Everybody say result. Result! Lahat kayo ngayon ay nakapokus sa resulta. Bahay, kotse, savings, travel, time and financial freedom. Correct? Yes. So ang duda ninyo, kailangan mo wala. Pagtawal na doon rin, kailangan mo lang sumubok. Everybody say try. Try! Yung mga mayaman sa AIM Global o sa Park Consumerism, lahat yan ang duda ng una. Pero walang ginawa, sumubok lang. Yun ang sabi namin sa kanila. Iba dyan, hindi pa nga sumusubok, di ba? Ayaw na agad eh. So lahat dito, kailangan subukan mo. Kasi paano mo alaman kung yung kinukwento ko ay totoo o hindi kung hindi mo susubukan? Paano mo alaman kung magiging successful ka o hindi kung hindi mo subukan? Paano mo alaman kung may niwala sa'yo, may sasama sa'yo, may sasali sa'yo kung hindi mo subukan? Paano mo alaman ang pagkain kung masarap o hindi kung hindi mo titikman? Paano mo alaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo titikman na, titikman? Susubukan. It's been subok-subok lang. Maliwanag ko ba yan? Yes! Tama, and congratulations, the moment ikaw ay nakipagsiksikan dito, umatay ka ng ating neko, sumusubok ka na, nakakalamang ka sa iba. Yung alam, sabi namin, for you to become successful, may gagawin kayo. Kung ikaw yan, lahat dapat ng key mo sa buhay mo, iimbitahin mo. Kakilala, kaibigan, classmate, kumare, kumpare, kapitbahay, bisa ka kilit, kabit ko. Kabit, kalaguyong nasisiwag yun, di ba? Ang gagawin mo, iimbitahin mo yung mga yan. At kapag inimbitahan mo yan, minsan, meron kang maramdamang nervyos. May maramdamang kayong takot. Everybody say fear. Fear! Again, ito ang number one reason kung bakit hindi tumutuloy yung ibang distributors kahit alam nila na pwede silang umaman. Kasi natatakot sila. Natatakot sila na hindi maniwala yung imbitahan nila. Yung fear of what? Yung fear of rejection. Let's discuss about fear. Ano ba yung takot? E normal to. At ang takot po ay nasa isip lamang. Kaya nga nauso yung kanta, di ba? Ang takot ay nasa isip lamang. Totoo yun eh. Pag inisip mo, isang kwarto madilim. Pumasok ka. Lahat takot ka, baka may mumo. Di ba? E kayo mga laki yan, pumasok kayo. Nandun si Bea Alonso. Tandaan mo, di ba? Anyway, di ba? Sabihin, nasa isip na yung takot mo, pwede mo tanggalin yan. Depende, paano ka mag-isip. Lahat ng bagay sa buhay ng tao kapag first time ng takot. Iba sa inyo,
Nung first time, iba sa inyo, alam ko, randang ko dito. Nung first time kayo, umakay sa kwartong to. Ngayon pa lang, kung first time ka, malamang nenervousin ka eh. Kung wala kang idea eh. Baka may makita ka produkto, baka kabentahan. Wala kang pera, nakakatakot, baka kamapahiya. Kasi first time nyo. Hindi ba itong first time nyo rin sa school, natakot din kayo? Malamang yung first time mo sa school, bihira yung excited eh. Kasi sanay ka, nasa bahay ka. Tapos pupunta ka sa eskwelahan, first time mo, iba-ibang tao, classmate. Kaya minsan nung alok, I still remember nung bago nung first time sa school, nininervous po ako eh. Wala akong maintindihan. Kasi dati, nung panahon namin, pwede pang sumilip-silip yung mga parents eh. Alam niyo, habang nasa eskwelahan, nakatinusok din ito, di ba? Kasi nanay na pwede sumilip eh. Pero nung katagalan na, uwian na, ayaw ko umuwi. Kasi gusto kong makapaglaro kasi mga classmates ko. Nung first time mo sa trabaho, kung nakapagtrabaho na, nakakatakot din yan eh. First time manligaw. Sa mga kalaki yan, kayo ba nakapanligaw na? Yes! Babae sumasagot ah. Di ba nung first time manligaw, natakot din kayo? Yes! Sa mga lalaki, bakit kayo natakot? Ano kinakatakutan mo sa panligaw? Basket! Baka kayo basket? Di ba? Ano bang parandang nila na mabasket? Anong feelings? Pwede maki-explain ko kasi alam eh. Paano ba yun? Laban eh, no? Paano yung malalaman kung sasagutin ka ng babae o hindi kung di mo subukan ligawan? Kaya huwag yung matatakot. Kaya minsan ko meron isang study. Di ba? Minsan sa study na minsan kung sino yung babaeng maganda, sexy, long hair, mestiza, yun yung walang mga boyfriend. Oo. Ano yung bakit? Kasi naisip ng mga lalaki, ang ganda nito. Itong babaeng to may boyfriend. Imposible yung walang boyfriend. Ang ganda eh. Kaya mga tao, mga lalaki, walang nagsisik, walang nagka-try magligaw. Kasi naisip, may boyfriend na. At alam niyo ba yung mga babae na lagi naliligawan ko sila? Kaya ako sinasabi, di ba? Kaya huwag kayo mayamot, dami yung liligaw sa akin. Malamang naawala yung iba. Anyway. So, anong point ko? Huwag kayo matatakot. Pero, ano ba ang nakatakot sa negosyo ito? Ito na, look at this. Ito ang number one reason kaya hindi tumutuloy yung mga tao, yung fear of rejection. May para sa rejection? Rejection! Kayo ba'y na-reject na? Yes! Ano ang pakaramdam na na-reject? Masakit ba? Yes! Masakit yan. Lalo kapag hindi kayo sanay. Tama? Gusto ko malaman ninyo, yung rejection, wala ka pa sa impartial simulation, kayo ay na-reject na. Yes! Sa ating training ngayon, ipapakita ko sa inyo na yung rejection is normal. Yung kinukwento ko kanina na si Kit Cuevas na milyon-milyon ang kinikita per month, may profit sharing na more than 6 million, hanggang ngayon, yung mga top earners nag-i-invite pa rin. Pero hanggang ngayon, sila nare-reject pa din. Isipin mo nga eh. Magsalita, malaki ang grupo, malaki ang income, nare-reject pa rin eh. How much more iba sa inyo? Bago pa lang, walang alam. Ibig sabihin, kapag nare-reject kayo, walang mali sa inyo. Magkataon lang, hindi ako right person yung tao inibitahan ninyo. Anong solusyon? Just look and find for the right person. Ang nagpapahiram sa mga distributor ay distributor din. Kasi ayaw na nga, pinipilit ko. Sige, nasama ka sa akin. Ayaw. Sige, naman sama ka na. Ayaw ko nga. Ayaw ko. Sama ka na. Di ba? Sino rito yung, alam niyo yung balot? Di ba yung magbabalot? Nasa kanon, may dalang basket dyan? Ano yung sinigaw? Sinisigaw nun? Balot! Balot nga eh. Hindi ba siya taho? Balot nga eh. Di ba? Sinisigaw, balot! Marami na nakakarinig sa magbabalot. Pero hindi lahat ay nabili. Pero mapapansin nyo, bago sumikat yung araw, hindi ba yung balot ay nauubos? Wala siyang pakialam kung may bibili o wala. Ang trabaho niya, isigaw yung balot. Tama? Eh kung magbabalot ako, sabi ko, daming tao. Huwag na sumigaw, baka ako gulpihin eh. Yun, balot. Balot. Ano lang bibili sa'yo? Di ba? O tahimik ka lang, naglalakad ka ba? Hindi ka uubos yun. Sigaw ka lang balot. Hindi niyo malayang meron at merong bibili sa'yo, mauubosan pa rin na ninyo. Walang pinagkaiba sa part of generation. Sigaw lang kayo. Easy! Sino niyo mo seven? Live in! Tama? Hindi nyo mamalayan, meron at merong lalapit sa inyo. Nagliwanag na yun. Ibig sabihin, kapag na-reject kayo, normal yan. Don't take it personally. Walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi ka po right person ang iniimbitahan nyo. Eto matindi, di ba? Iniimbitahan mo, dumating. Nakapagkita sa'yo sa galeria.
Tapos nag-present ka, ano yung negosyo mo? Parang ganda ng negosyo namin sa easy. Meron pa kami OBI. Ikaw to, ikaw to. Pag inapitahan ko yan, yayaman ka, yayaman ka, yayaman ka. Tapos makausap ako mga ganun po. Grabe. Power. Ang ganda pala niyan. Ikaw naman, kiss. Power. Agil ako to. Agil ako. Remember ako. Tapos maganda ka. Oo, napakaganda. Ikaw maganda. Mag-join ka na ba? Mag-join. Ayoko, wala akong pera. Nangyayari yun. Nakaka-frustrate ba yun? Nag-present ka either online or offline tapos hindi nagpe-pay in. Minsan pagbago kayo, may tendency na pumunta mo yung upline mo, upline. Pakimotivate mo nga ako kasi parang feeling ko nag-fail ang presentation ko, yung fear of failure. Bakit? Yung kinausap ko, dumating. Noong nag-present ako, hindi naman nag-join. Palpak ang presentation ko. Alam nyo, kahit hindi sumama yung o nag-join, yung kausap mo, hindi failure yun. Kasi unang-una, successful pa rin yun. Kasi pwede mo isipin, pinag-practice mo lang yung kausap mo. Yes. Tama? At least, may nakinig sa inyo. At nahahasa ka. Kasi po, kahit kami ang mag-present, kahit si Doc Ed ang mag-present, kapag hindi tamang tao ang kausapin nyo, hindi mag-enjoy nyo. Kayo, kahit bago pa lang, kung konti pa ang alam mo, pag naka-check ko ka ng tao kapareho mo, nagigil-nagigil na alamin ang negosyo at gigil-nagigil, makuha pangarap, mag-join nyo. Kapag piling mo nag-fail ka, tandaan nyo, lahat na naging successful dito, dinaanan to. Because yung success is a process. Ano yung success? Process! Hindi pwede pang nag-join ka, yayaman ka agad. May proseso yan. Kapag kumapalpa ka, okay lang yun, doon ka natututo. You cannot appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng certain failure. The more that you fail, the more natututo, the more gumagaling, the more nagiging successful. Maliwala ba yun? Now, if you will notice, diyan tayo mag-uumpisa. Kasi, it is a process eh. E kung dito pa lang, hindi mo kahit itong tanggapin, ang mawagan tumuloy. Hindi mo kahit tanggapin na mayroon rejection. Hindi mo kahit tanggapin na minsan mag-fail ka. Huwag ka nang tumuloy. Kasi pinapahirapan mo sarili mo. Pero, ito ang good news. Kapag ready ka naman at na-appreciate mo yung rejection at failure, congratulations kasi doon mag-uumpisa ang pagyaman ko sa mga mga. Maliwanag ka. Now, bakit kailangan pag-usapan to? Kasi ang preparation dito para makuha ang mga pangarap natin. Bakit pa kayo nag-join sa Report to Simulation? Ano reason? Hindi ba para sa mga dreams natin? Yes or yes? Yes! May mga pangarap ba kayo? Yes! Isa pa, may mga pangarap ba kayo? Yes! Ano pangarap nyo? House and lot? Kapag nangarap ka ng bahay at lupa, lakihan nyo na. Ang tao pinakamahirap, hindi yung tao walang pera. Ang tao pinakamahirap, yung tao walang pangarap. Kasi libre na nga, huwag mo na tipirin. Imagine mo, daang-daang libo, milyon-milyon ng bahay at lupa mo. Imagine may house and lot mo, parang 1 billion pesos. Ano yung 1 billion? Billion-billion, bahay mo. Malamang sala mo, may swimming pool, di ba? Yung pag-iisip mo, sala may swimming pool. Yung yaya mo, nakatubis. Kuya, swimming mo na, bago na ba? Di ba? Gusto ba ng kotse? Anong kotse gusto nyo? Dapat kapag nangarap ng kotse, dreams, dapat alam mo kung ano plot ng klaseng kotse. BMW, Lamborghini, ano ba? Mustang. Mercedes-Benz, yan. Anong kulay? Color black, mahaba, di ba? May kurtina. Huwag yun. Kumit! Karo-karo, di ba? Huwag yung pangarapin yung karo, di ba? House and lot, savings, travel, di ba? Yung may mga pangarap nyo? Ang pangarap na yan, para makuha, kailangan kumikita ka ng pera. Kurito ba? In realidad, minsan ang tao, kapag ganyan kalaki ang pangarap, ganyan kalit ang income, hindi kasya. Balik talaga ginagawa ng iba, yung dreams ang pinapaliit. Pinagkakasin nyo kung anong meron kayo. Sino sa inyo rito ang nakarinig na ng matuto ka nga makontento kung anong meron ka? Narinig mo na yan? Yes! Pag may siyang kumot, matutong? Matutong! Pag hindi mo laki ng kumot nyo? Diba? Walang pinagkaiba dito. Huwag yung papalitin ng pangarap. Yung
income o yung pera ang pinapalaki. So, paano kumikita ng pera? Yan! Ang pag-usapan natin, paano kumikita ng pera? Saan galing income? Pwede kayo mag-empleyado, correct? Ay, pag mayroon mga empleyado, mayroon din negosyante? Yes! Ang empleyado negosyante, masin magpareho? Yes! Empleyado, gising na maaga, nangahabos sa traffic, ang sipag-sipag, pero yung mayaman, yung mga negosyante, yung mga boss, yung mga kumpanya. Walang mali doon ha, yun talaga ang usapan. Empleyado, magtrabaho ka, pero kung anong sipag at talino nyo, suswerdo ka ng kumpanya ng 15 sa katapusan. Paano ka ngayaman kung ikaw ay swerduha, hindi pa ka sumusweldo, namumutang ka lang. Marami masaya ngayon na 15. Tama? Kung pag-empleyado kayo. Pero kung dumating yung 20. Ha? 20 pa lang? Sa buong araw ko? 5 days pa lang? Aabangan mo na agad yung katapusan. Hindi ka pa nga sumusweldo, alam mo kung saan pupunta yung sweldo ninyo. Walang masama sa employment, ha? Ang sa akin lang, kung may mga pangarap kayo, huwag ka tatandang empleyado. O kung ano kumikita ng pera, pwede ka mag-upload. Meron ba kilala na nag-OFW? Yes. Yung mga OFW minsan, maganda ng mga bahay niyan. Tama? Pero ang laki ng risk. Magka-travel kayo, yung nga lang, ikaw, lumalaki yung anak mo sa picture. Yung wala kasi magulat sa asawa sa anak mo, correct? Yes. Yung may exacted na sa abot, oh, grabe, pare, ito yung anak mo, kasi ito no, oh, bumagapang na siya, di ba? Pero tuwa ka po. After mga ilang buwan, pare, grabe. Lumalaki nga sa picture eh. After silang, oh, pare, tumatak mo na si Junior. After ilang taon, pare, din mo. Alam mo, dati isa lang anak ko. Pero ano sila? Pagkukari mong pare yung isa. Minsan, masakit isipin, para kumita ka ng pera, kanina mag-abroad. Tama? Meron kasi mga kwento, nilisira ang pamilya pag nag-abroad. Hindi lahat may ganun na kwento. Hindi pag uwi mo, after so many years, hindi kilala ng anak mo. Anak-anak, ako yung tatay mo. Sabi na ako, Mama, may momo! Ang sakit, di ba? O pwede kayo mag-franchise naman, pero million-million naman kailangan kapag nag-franchise ka ng McDonald's, ng Jollibee. Ang good news po dito, ang pangarap mo, pwede makuha. Hindi ka empleyado. Kapag nag-join ka sa Empire Racing, hindi kayo empleyado. Ito yung negosyante, ingat kayo. Ang tao sa inyo, businessman. Kayo yung mga boss. When say boss, ikaw ang gagawa ng income nyo. Depende sa makilusyo. Because the company is giving you a blank check. Kung magkano gusto mo kitain, kikitain mo yan, trabahuhin mo lang. At kapag tinabaho mo yan, huwag kayong mag-alala. Hindi mo yan gagawin mag-isa. Pagtutulungan natin yan. Maganda rin ganun. Tapos, may a-apply nyo pa yung law of leverage. Ano yung law of leverage? Ito yung multiplication of time to others. Kaya huwag yung manervyos na wala kang alam sa sales, wala kang alam sa networking, estudyante kayo, housewife, takot ka sa tao, takot ka magsalita, kukunti ang connection ninyo. Hindi po problema dito. Equal ang opportunity. Yung law of leverage, diba? Halimbawa, mahihain ka. Ikaw mahihain. Paano iimbitahan mo? Ang kakapal ng mga mukha. Ang galing mo salita. Ang daming kilala. Tama ba yun? Maraming mayaman dito, hindi magaling magsalita. Pero ang laki ng grupo. Kasi maiimbitahan nila, mahadandal. Maraming kilala. Kilala tuloy. Google talaga ito. Kilala, di ba? Mga professional, mga negosyante. What else? Because this is a helping business. Bago ka maging successful, kailangan tumulong kayo. So mga first-timers dito, huwag kayong mag-aala. Inimbitahan ka dito, hindi para magperahan. Inimbitahan ka dito para tulungan din na yumaman dito sa partner. Kasi, bago mo maging successful, bago kayo yumaman, papayamanin nyo muna yung mga taong inimbitahan. Yun ang goal natin. Yun ang role natin. Tama? At masarap magtumulong kapag ang tao gusto patulong. Masarap magturo kapag ang tao gusto paturo. Ipakita mo lang yan. Na-interesado kayo. Klaro ba yan? Yes! Now, eto na. Eh kung maganda pala ang Impartusion Racing, bakit may kilala ako? Yan. Sino rito yung may kilala kayo, kapitbahay nyo, kamag-anak ninyo, na nag-join sa Impartusion Racing, hindi naging successful? May ganung kwento ba? Yes! Kaya minsan, ay, may kilala ako dyan eh. Nag-join sa Impartusion Racing, hindi naman naging successful.
So ikaw, thinking mo na may kilala ka, hindi naging successful, kaya ayaw mo subukan. Totoo po yun. Marami nag-join dito, hindi umaman. Ay, ganun ba? Nag-join di umaman? Hindi pa lahat ng nag-join ay hindi po. Tama? Kaya hindi umaman ang iba. Kasi walang alam. Bakit walang alam? Eh, yung pag-attend ng mga seminar, hindi magawa, pagyaman pa kaya? Yan! Kasi ang magpapayaman siya dito, hindi pagiging member. Kasi pag nag-member ka lang, wala kang gagawin, hindi ka magiging successful talaga. Yung pag-member, lisensya mo lang yan para makapag-invite, para mayroong didikitan sa grupo nyo. Pero magpapayaman siya dito, unang-una, kailangan, meron kang tinatawag na good learning and listening attitude. Ugali ang unang iko-correct dito. Kasi kapag pasaway ka, matigas ang ulo ninyo, mataas ang pride nyo, mahihirapan ka. Yan ang number one na problema ng mga distributors. Akala pag nag-join, yayaman na. Dapat ito aaralin mo. Lahat ng bagay ba kailangan aralin? Yes! O, halimbawa ganito, ang isang estudyante, bago yan pumasa sa kanyang kurso, kanyang subject, hindi ba kailangan mag-aral? Yes! Any business na itatayo ninyo, kailangan mong aralin. Lahat ng bagay. Kasi kapag inaral mo sa bagay, magiging confident kayo. Do you agree? Yes! Ang confidence level ng tao, minsan, depende sa alam natin. Estudyante. Ang isang estudyante, halimbawa, mayroong exam. Tapos, hindi nakapag-review. Ano pakandam niya? Ninenervyos. Tapos nag-pray. Lord, sana walang pasok, Lord. Tama? Sana absent si sir. Kasi hindi kayo handa. Pero ano nyo ba sa estudyante kapag nag-review? Excited niya mag-exam. Ang bilis sumagot. Kapag hindi nag-aaral, ang tagal mo sumagot na nakatingin na sa papel. Tapos yung teacher mo, sisilip sa'yo, ano nga gawin nyo? Susulat ka rin ba? Pangalan mo, ulo-ulo sinusulat nyo. Tama ba yun? So dito, ang magpapayaman sa iyo, yung kaalaman nyo. Kailangan mag-build muna kayo ng inyong pundasyon. Parang building. Ang isang building, bago itayo yan, hindi ba kailangan humukay ng alin? Pundasyon. Walang building na tumayo na mag-isa. Yung tumutubo, uy, building, tumutubo. Walang ganun. Yung building, bago tumayo yan, kailangan maghukay na maghukay ka na maghukay ng pundasyon. Mas mataas ang building, mas malalim at matibay ang pundasyon. Para pag umulan, humangin, bumagyo, hindi magkukulapse. Itong building na to ang mag-represent ng dreams natin o ng pangarap natin. Mas malaking pangarap, mas malalim na pundasyon. Yung pundasyon na yun, ang tawag doon ay? Knowledge. Very good. Knowledge. Diba? Kaalaman. From the word knowledge, if you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Pakasabi nga? Lamang ang may alam. Lamang kayo, huwag may alam kayo. Kahit estudyante ka, hindi ka matalino, kahit sinong tao kaya mong kausapin. Kasi alam mo, pinag-uusapan. Doon pa lang lamang kayo. Kaya every time mayroon training, drop everything. Hindi pwedeng hataw ka ng hataw sa labas. Kapag humahataw ka ng humahataw, nakaka-burn out yan. Kasi hindi lang sasalit sasama sa'yo. Kapag na-burn out ka, sabihin mo, grabe, ang hirap pala. Kaya kailangan mayroon kayong oras na nag-aaral. You have to sharpen your saw. Klaro ba yun? Yes! Ano dapat yung gawin? Huwag kang pasaway. Huwag kang acne yung alam ko na yan attitude. Ito yung number one problema. O para makarelate kayo sa akin, tsaka yung ng light sa page natin. Alam nyo ba, nung una, ito yung laging problema ko eh. Kasi pasaway po ako. Meron akong kayabangan talaga. Because of my background. Okay lang mag-share ng background ko? Yes! Lalo mo kayong church, di ba? Imagine mo, iba sa inyo, first time invitahan dito. Iba sa inyo, nag-invite kaibigan ninyo. Ang nag-invite sa akin dito, staff ko sa hotel. Ang background ko, dati akong manager ng hotel. Kung ano ba yung Maritas Hotel ngayon, dating Hyatt Hotel yan. 12 years ako nagtrabaho dyan, magandang posisyon ko sa front office, isa akong manager. Ang nag-invite sa akin, best client ko, lumapit, sir, gusto mo yung mama?
Gusto mo ba ng pera? Ako naman tuwa-tuwa. Pera, gusto ko yan. Sige, kung gusto mo sama ka sa akin, sige, sama ako sa iyo. Pero bago gusto ba ang matalang kung magkano kinikita mo? Tuwa-tuwa siya eh. Magkano kinikita mo? Alam mo, sabi ko, sir, grabe, pamen, kinikita, wala pa. Gusto mo matuhan eh, di ba? May kitaan daw, walang kinikita. Yun ang number one reason ko. Kaya ayaw kong sumamat maniwala. Kasi ang nag-i-invite sa akin, walang result. Second, ako yung boss. Siya ang staff ko. Kaya ang iba sa inyo, ayaw sumamat dito kapag nakita mo yung nag-i-invite sa'yo, mas mayaman ka, mas matalino ka, tapos yung panaglibre ng pamasahin niya. Hindi ka maniniwala. Tama mo yun? So, ayaw ko maniwala sa kanya. Eh, makuli. Kayo ba kinukulit-kulit din? Inaaraw-araw kayo? Text, di ba? Tawa, bubuta sa bahay. Iba sa inyo, pwede yung maiwas eh. Ako hindi makaiwas. Kasi magkasama kami sa trabaho. Everyday, nasa front desk kami. Kapag magpakita kami, sir, sama ka mamaya. Inukuyo-kuyo, di ba? Kinabukasan, sir, sama ka mamaya. Dumating yung time, kapag dumating siya, tumatakbo ako. Ito naman ito, di ba? Imagine ko, galit. Ako yung boss, ako yung tumatakbo. Kasi ayaw ko na kinukulit. Ito na nangyari. Sabi niya, sir, hindi kita tatandaan. Habang hindi ko sumasama, aaraw-arawin kita. Eh, ako ulit. Sige na nga. Pinagbigyan ko. Hindi ko, ha? Sumama ako dito, pinagbigyan ko lang siya. Ito na. Pagpunta ko na sa seminar room, ang daming tao. More than 5, hala ka ng venue. Nasa may green news. Tapos yung mga tao, nagsisigawan, Power! Kulto ito. First time. Parang kulto. Hindi ako makakulik. Tapos yung speaker humahampas dito sa likosong to. Yayaman kayo! Nakatakot. Tapos nakatasa kami ng mga tao gabi. Parang kulto. Payamang. Pag di ko sa tabi ko, mukha sila mga to. Ha? Tingnan niyo ang matabi niyo. Tingnan. Mukha mo mayaman yan, di ba? Ewan naman, mukha mayaman na yan, di ba? Okay, bakit pa kayo? Ano ang point ko? Ayaw kong maniwala. 2 hours ng seminar. Ang galing ng speaker. Pero wala akong naintindihan. Ask me why. Kasi ayaw kong intindihin. Ang inaabangan ko lang, matapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun. Kapag hindi ka interesado sa bagay, kahit anong ganda ng topic, if you're not interested, wala. Inaabangan ko lang yung ano, yung matapos yung speaker. Sabi ko, parang kulto to. Nagtaas lang ng boses yung speaker, yung mga tao, napapalakpakan. Nagtaas lang ng boses. Napasinig din. Napasinig ko. Tumasok ang boses ko. Di ba parang kulto? Nangyari, nangyari ako dito, di ba? Sabi ng speaker, mga kaibigan, tapos na po ang seminar, salamat po sa pagdalo, di ba? Ay, alam mo, kung sabi, tapos na, doon ako tumayo. Yes, Pavel, tapos na rin. Noong palabas na ako, yes, finally, uwi na. Inaawat kami. Ay, sandali lang po, may nakalimutan ako, bago tayo magkahiwahiwalay, akala ko tapos na. Give me another 5 minutes, may tinawag. Mag-share ng success story. Sabi ko, pahala ko, tapos ka. Tinawag, former security guard ng 7-Eleven, high school graduate. Alam mo, sabi ko, grabe, pati si Q, dinadami dito. Eto na, nagpunta sa stage. Sabi ko, good morning, dinanong, good morning. Ako po siya ganito, high school graduate, dati security guard. Pero po, kumikita lang ko ngayon na 150,000 a month. 150,000 a month? Sabi ko, alam mo, totoo yan. Hindi yan totoo. Ano sabi nyo? Pagkakalang totoo, di ba? Backstage, pinuntahan ko siya, Brad, talaga kong security guard. Curious ako eh. Talaga kong talaga security guard. Pinakita yung ID, yung photocopy ng check-in niya. Sabi ko, yan nakikita mo every month. Alam mo sabi, kumama sa ulo, sir, eh, bumaba. Bumaba pa yan! Gusto ko siya sa akin. Na-insulto po ako, kasi hindi pa umabot 50 minutes sa ko.
Manager ako, wala pang 50 resulto ko. Doon nag-umpisa yun. Sabi ko, kung nagawa ng taong to, high school graduate, kahit hindi ko pa alam ang pinag-uusapan, kung nagawa nito, walang dahilan para hindi ko magawa. Sa anong point, iba yung may reason kung bakit nag-join yung tao. Ako nag-join because of challenge. Naisulto ako eh, 12 years. And joke for promotion. Ilang buwan na lang, makapopromote na naman ako ng next level ng managerial position sa hotel. Hindi ko tinanggap. Bakit? Yung papaltan kong manager, ang tagal na sa hotel, walang sariling kotse, walang sariling bahay, ang daming loan. Ibig sabihin, kung ano yung present niya, yun ang future ko. Do you follow? Yes! So, nung naisip ko yun, after 2 months, I resigned from my job. Isipin ko ito ha, maganda ang career ko, after 2 months, iniwan ko trabaho. Nag-resign ako, bakit? Kasi hindi na ako matulog. Kapag nakapikit ako, ang nakikita ko, bilog. Pagka ako, bilog, bilog, bilog. Resign ako? Yes, finally! Full time na, di ba? Present dito, bilog-bilog dito, benta produkto, kung saan-saan ako pumunta. Bulacan, Cavite, Batangas, kung saan-saan, pati ng Pilipinas, grabe, talent presentation. Ikaw to, grabe. Wala sumasali. Experience mo yun? Yes! Noong wala sumasali, nilipis ako bigla. Maliyak ang decision. Bakit ako nag-resign? Ang tendency nun, kapag medyo nahihirapan ka, kinausap ko yung sponsor ko. Sabi ko, Brad. Yung mga tawag ko, Brad. Hindi upline. Hindi ko kahit tawagin upline. Kasi ako yung boss niya. Sabi ko, Brad. Nakahirap. Ano ba sikreto nito? Ang sabi sa akin, sir, walang sikreto to. May sistema niya. Ano yung sistema? Sir, kailangan. Para maging successful ka, kailangan lahat na ituturo ko, lahat na sabihin ko, sundin mo. Ang hirap. Kasi boss ako, di ba? Ang hirap naman nun. Ang hirap naman yan. Ang sabi niya, sir, kung pag-uusapan ko yung hotel, lahat na sasabihin mo, susundin ko. Kasi alam mo yan. Pero pag-uusapan networking, ako ang nauna. Ako ang may alam. At kahit paano may resulta ako, ako ang papakinggan mo at wala kang choice. Tama? Ano? Gusto mo maging successful? Yes! Kung gusto mo maging successful, wala kayong choice. Kailangan umattend ka ng mga seminar. Ito na ginagawa nyo na, di ba? O sige naman gawin ko, attend ka ng seminar. Atin ako, ball pen, sulat, pa, di ba? O, ay ko, Brad, upline. Kina-upline, tapos na. O pati ka ulit bukas, akala ko ibang mag-uusapan. Pagkatin ko, bilog-bilog ulit. Utring ka hapon ah. Pagbalik ko ng Wednesday, bilog-bilog ulit. 5 araw ko bilog-bilog. Sabi ko, parang pinag-uusapan dyan. Yung sinasabi ng speaker, pwede ko nang sundan. Sabi niya, yun ang sikreto, sir. Kaya kita pinakabalik-balik dito, yun ang sikreto. Because this is a copy business. The more umaattend ka, the more niyong maiintindihan ang negosyo. Observahan niyo, hindi ba nung first time ko ba nandito, wala kayong natindihan? Puro palaktok lang. Tsaka, payaman. Paglabas mo, ano sabi niyo? Basta payaman, di ba? Di ba na, pero habang pabalik-balik kayo ng mga seminar, note kayo sa YouTube, nakuunawa ko na yung mga bilog-bilog. Tapos sa pala, malaman ko nakaka-adapt ka na. Kapag may kausap yun minsan, masabihin sa'yo, parang dalawang magsalita ngayon. Ang sabi sa'yo, magaling ka daw magsalita. Bakit ka magaling magsalita? Kasi may sense na kayo. Ang lumalabas sa ibig mo, yung lumalabas yung galing sa amin. At kapag hindi impart yung generation ng topic, kapag hindi pangarap pinag-usapan, hindi ba tinatamad ka makapagkantuhan? Yes. Yun pala yun, naa-adapt mo na yung sistema. So, importante rito, umaten ka ng umaten ng seminar. Have a good learning and listening attitude. Maliwanag ba yun? Yes! Ugali at huwag kayo pasaway. Tama? Attitude is more important than education. Kahit matalino ka sa school, ha? Hindi yan garanti na yayaman ka. Minsan po yung mga talino na pag-iwanan dito.
Kasi ang matalino, ang daming alam. Ang tao madaming alam, mahirap turuan. So dito, maging masunurin lang kayo. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Attitude is more important than skills. Hindi ko magaling ka sa sales, yung mag-number one ka dito. Tama, dito po may sistema. Yung sistema na ituturo sa'yo, dapat sundin mo lang. Do not reinvent the wheel. Basta willing kang matuto. Klaro ba yun? Yes! Maliwanag ba? Now, yes. Pag maganda ba ang ugali mo, meron kong naalala dyan, meron kong dati namin dyan, na yung Kalso Provincia, sabi sa akin, Sir, makainumpe, Mr. Limpin! Bakit? Yan bang M-Partusionism na magkapayaman sa mga tao? Mga ganun pa, di ba? Nagilala ako, naging successful dyan. Tama? Nung in-interview ko, ganun nangyari. Hindi nga inaral ang negosyo. Guess you ba ako? Now, pag magandang attitude, hindi pa po sa kapatid ito. Kailangan din, mataas din po yung paniniwala natin. Miniwala ko niya sa negosyo ito? Yes! Tama? Sino yung tingin ng mga college graduate tayo, mga tapos sa eskwela, tapos sa kamay? Okay, kasi minsan may nakita ko na medyo okay ang entura, di ba? Sa banda doon, medyo merong alam ko, iba sa inyo may maganda ang itsura, may mga alaalas pa. Ito usapan natin. At sa mga ibang nanonood sa kanino. Sa mga professional, we respect your profession. But when it comes to part to si Grisel, kami ang nauna, dapat kami ang dapat sundin. Klaro ba yun? Yes! May isang kwento. Yan. Para madisigising kayo. Di ba? Meron isang boatman tsaka isang professor. Sabi ng professor, hey Mr. Boatman, pakidala mo nga ako, ihan mo ako sa kabilang pangpang, kabilang lugar. Sabi ng boatman, yes sir, sakay na po kayo. At tapos sumasagwan yung boatman, siya buwan. Yes, pasahero na ako, tapos sumasagwan siya. Sabi ng professor, hey Mr. Boatman, magaling ka ba sa English? Sabi ng boatman, ay hindi po magaling sa English. Kasi po hindi ko napag-aral eh. Alam mo sabi ng boatman, ah ganun ba? Because of that, you will lose one-fourth of your life. Sabi ng boatman, grabe naman ito. May nasa English, one-fourth ng buhay ko, wala. Sabi ng professor, Mr. Boatman, magaling ka ba sa math? Naku, hindi po ako magaling sa math. Hindi nga ako makapag-aral eh. Sabi ng professor, pagano ba? Dahil dyan, you will lose another one-fourth of your life. Sabi ng boatman, one-fourth plus one-fourth, tagal grubi. One half yun na. Tapos po, sabi ng professor, Mr. Boatman, sa science, magaling ka ba? Eh, wala akong alam dyan sa science yan. Alam mo dahil dyan, you will lose another one-fourth of your life. Sabi ng boatman, grabe. One half, plus one-fourth. Parang konti na lang. Ubus na yung buhay ko. Tapos sumasagwan, nainis yung boatman, ibiglang tinaog yung bangka. Pagtawag ng bangka, sabi ng professor, help! Sabi ng boatman, floating-floating lang. Sabi ng professor, help! Sabi ng boatman, floating-floating lang. Sabi siya, hey, Mr. Professor, do you know how to swim? Sabi ng professor, hindi! Sabi ng boatman, ah, ganun ba? So you will lose 100% of your life. Respect your profession. Kung ano po, saan kayo magaling, matalino kayo, kung doktor kayo, may sakit kami, papakonsulta kasi yun. Kasi alam mo yan eh. Pagkating sa part 2 si Brisel, kami ang nauna, kami ang may alam ng sistema, kailangan you have to trust us. More than that? Yes! Nakakala po muna muna kung yun. Pagkatapos na magandang attitude nyo, eto na. Kailangan yung belief system nyo, papataasin nyo. Ngayon pala, kapag nag-join ka dito, alam mo, 100% magiging successful ka. Believe, ilang percent? 100%. When we say 100%, may konting duda dapat wala. Kasi ang belief, parang balon. Ang isang balon, kapag natusok na maliit na bagay, sasabog to. Tama? Etong balon na yan ang nag-represent ng belief mo. Kapag nahalo ka ng konting duda, hindi nakikigilos. At ngayon pala, sa belief natin, kailangan, pag-join mo dito, alam mo na kung anong resulta makukuha ninyo. Kaya mag-iingat ka sa mga lumalabas sa ibig ninyo.
Wonder of no, grabe. Sa tingin ko, di ako yayaman sa Park Crucifixion. Kapag sinabi mo na hindi kayayaman dito, congratulations. Hindi nga kayo kayaman. Kasi sinabi nyo na. May power ang words. Do you agree? Yes. May power ang word. Everybody touch your head. See? Touch your head. See? May power ng word. Kung ano sinasabi, ginagawa ninyo. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa ibig ninyo. Mamaya, pag-uwi ninyo, practice mo lang ha. Mamaya, pag-uwi ninyo. Meron ba kayong salamin sa bahay? Yes! Humarap kayo sa salamin. Pero kailangan pag-harap mo sa salamin, ang makikita mo sa sarili mo. Pag iba nakikita mo, buka na, rumumuyo. Pag-harap mo sa salamin mo, kausapin mo. Kasi mo, grabe, grabe. Ang pangit ko. Kapag sinabi mo yun, yun ang mangyayari sa iyo. Ang pakiramdam nyo, ang pangit nyo nga. Because you condition your mind na pangit ka. At kapag feeling mo pangit ka, hindi kayo confident. Pag may prospect ka, ay, kaya, ang pangit ko ngayon eh. So, doon parang powerful yung pag-iisip natin. Kaya ako po, nasanay ako. Every time may nakita ko sa lamin, kinakausap ko sa lamin. Alam mo, sabi ko, grabe ka, Nel. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo lang, chup-chup, gwapo. Gwapong-gwapo ko sa sarili ko. Eto maganda. Wala akong pakialam kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At kapag feeling ko, gwapo ako, confident ako. Sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita, kahit ako'y bulol, mabilis pa sila, okay lang. Basta pili ko, gwapo ako. Eh, nagkataon. Gwapo talaga eh. Hindi pa palakpak. Walang joke. Tama. So, ngayon pala, 100% alam nyo, naman, may niwala ka na yaman ka. Huwag na huwag yung magdududa. Klaro ba yun? Yes! Ako, nasanay ako. Para katuhan lang, nasanay ako eh. Gusto ko always ko mayroong interaction eh. Pwede ba pagtanong ko ng sigaw ko ng power, sigaw niyo, grabe? Yes! Pag sigaw ng grabe, sagot ay? Power! Pag nagtanong sa inyo lahat, if you believe in yourself, ang sagot, yes, I believe. Pwede ba yan? Yes! Someone, power! Grabe! Ang inay, power! Grabe! Grabe! Power! Do you believe in yourself? Yes, I believe! Kaya gumaganong kayo, do you believe in yourself? Yes, I believe! Ito, meron isang faith healer, ha? Yung faith healer na yun, ito, ang dami niyang pinagaling. Ang dami pa siya, ang dami pinagaling doon sa ginawa sa Philippine Arena. 15,000 tao. Eto na. Para mga healing rally. Meron pa siya din nakaupo. Ang sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamahan tayo dito ngayon, may karamdaman. Kayo ba'y naniniwala ang siya'y gagaling? Yes. Do you believe? Yes. Ngayong naniniwala sila kay Garlin. Inuutos ko. Tumayo ka! Sabi ng pasyente, oh. Ha? Sabi ng pekire, tumayo ka! Sabi ng pasyente, ha? Bigla siyang tumayo. Pagtayo na. Nagsigawan ng tao, grabe! Power! Power! Grabe! May umiiyak. May ginigilabutan. Sabi ng pitilo, ngayong kapatid, tsaka tatayo ka na. Inuutos ko. Lumakad ka. Sabi ng pasyente, lumakad ka! Sabi ng pasyente, at dahan-dahan siya lumakad. Nagsigaw ng tao, grabe! Grabe! Umiiyak, may ginigilabutan,
Grabe yung criteria. Ngayon kapatid, nakatatayot, nakalalakad ka na. Anong masasabi mo? Sabi ng pasyente. Hindi pa rin po ako makita. Do you believe in yourself? Yes, I believe! Anong koleksyon? Wala koleksyon yun, di ba? Nagkakasayahan lang. Pero ang point ko, importante ang paniwala. The moment na punta dito, kahit wala ka pa resulta, hindi ka magaling, alam mo gaganda buhay niyo. Yes! Walang aksidente. Kaya nga, you have to believe in, di ba? Maniwala ka dito. Number one, you have to believe in God. Do you pray? Yes! Lagi nag-pray ito, Lord, give me an opportunity para magbagong buhay ko. Si God, gumagawa ng paraan para yung mga prayers ay masagot. And I do believe, ang impartation of the reason, isa sa mga sagot sa mga prayers natin. Yes! Kaya tama. Believe in the company. Grabe ang ating kumpanya. We just celebrated our 16th anniversary. Imagine nyo, sa 16 years, palaki ng palaki ang ating company, padami na padami mga branches sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang daming gumaling sa produkto namin. Yung mga may-ari, the late Francis Miguel, Sir John Aspirin, Dr. Cory Cabantog, Doc Ed Cabantog, itong mga binabagay itong mga may-ari, mga hands-on, everybody say hands-on. Hands-on! Hands-on sa pagpatakbo ng negosyo. Kasi sila mismo, hindi sila basta-basta purely businessmen. Sila mga networkers din. When you say network marketers, sila mismo, kapareho ng bawat isa sa inyo. Umupo sa mga seminar, pumapalakpak, nai-Indian, pinagtatawanan, nare-reject, napupuyat, napapagod, nagugutom. Tama? Alam na mga may-ari kung ano ang puso ng mga distributors. Alam namin ang tinuturo namin. Yung aming mga turo, hindi based sa libro, kundi based experience. Meron tayong international trainers, tama? Pilipinas at ibang bansa. Kapag ginumbay mo yung aming experiences, mga international trainers o training team, vice president, tsaka mga board of directors, we have more than 200 years combined experience as a networker. Yun ang ituturo sa'yo. Kaya 100% yung success mo, kapag sinunod mo yung sistema, turo namin, wala kayong choice. Ang maiwan sa ating company, mayaman. Ano ba yun? Pagkutko, may alive foundation. You have also to believe to our system. Yung sistema ngayon ang nagpapayaman sa atin lahat. You have to believe in your sponsor. You have to trust, respect, believe in your upline. Yes. You have to follow your upline, your sponsor, your mentors, or your coaches. By the way, susundin nyo lang po yung mga upline, coaches, or mentors kapag tama ang tinuturo. Pero yung mga upline mong seryoso, kailangan pakinggan yan. Pagpalpak yung upline, mali ang tuturo. By the way, paano yung malaman kung mali ang tuturo? Kapag against sa company policy, huwag niyong susundin yung mga uplines. But you have to be thankful? Yes. Kahit anong background ng upline nyo, pasalamat ka sa upline mo kasi siya ang naging dahilan kung ba't nakita ang impartation of the reason. Palikpan nyo may sponsor ng yung mga upline, 100% susupport sa iyo yan para makuha mga dreams nyo. You have also to believe in your downline. Sino-sino yun? Lahat kayo downlines. Inibitahan mo, tawag yan downlines. Tama? Downline saka upline. Diba? Hindi yung, alam nyo meron? Yes. Yung upline, pag may upline, merong? Downline. Pag may downline, merong? Upline. Kasi nakalaan, isang distributor, sir, ito pala yung upload ko. Yung download ko. Hindi ko upload, download ha. Ikaw may upload ko, hindi ganun. Yun yung mga terminology. Correct ko yun? Ang downline, kapag inibitahan nyo, dapat ikaw mismo niniwalang magiging successful siya. Huwag nyo tinignan ng downline mo bilang puro palang parang tingin mo yung pera. Uy, downline ko, di ba? 1,000 to, 2,000, di ba? Binibilangan nyo yung presyo. Ang downline nyo, kung nakikita ninyo, i-appreciate nyo. O downline, kumusta ka na? May nag-join na ba sa'yo? Wala pa, friend. Wala pa. Kamuti ka talaga. Wala ka silpo. Huwag ganun. Pak, friend, inipintahan ko. Lima eh. Ano nangyari? Hindi dumating eh. Masabihin niya. Okay lang yan. Dapat ganun. Okay lang yan basta binigay mo yung best mo.
Hindi yung, apre, hindi mo yung pikasan mo yung mating eh. Di ba? Di dumating. Di kasi magaling eh. Huwag yung aaway yun. Hindi po, okay lang yan. Kung saan po inibitahan ng downline mo, tapos hindi dumating, anong sagot? Anong sagot? Kung marinig, anong sagot? Okay lang yan. Kung 20 inibitahan ng downline mo, hindi dumating, anong sagot? Okay lang yan. Kung 50 inibitahan, ha? Okay lang yan, di ba? Okay lang yan. Okay pa rin yan. Ang hindi okay ito, ang inibitahan, 50, ang umalis, 51. Ha? Kasama ka na. Mawala silang lahat. Okay lang. Basta huwag ka lang mawawala. Kasi minsan, kaya hindi ito ba dumarating yung mga downline nyo, hindi ka pa handa eh. Hindi pa kayo ready. Imagine mo, nag-invite ka ng 15 tao. Paano mo dumating lahat yun? Sumama lahat. Eh, pag nahirapan, paano mo i-training yun? I-motivate yun? Tandaan nyo, bawat tao may kanya-kanyang tantrums. Tatlo nga lang ang downline mo, pasakto sa ulo eh. Kapag 50 pa lang, hindi mo kaya i-handle. Tama, kailangan naka-ready kayo. Itong ginagawa nyo pagkatin dito ngayon, inihahanda kayo para pag nahirapan ng downline mo, kaya mo siyang i-train, i-motivate, inspire, at saka ano, turuan at i-guide. Tama ba yan? Yes! So always motivate your downline. Kaya mo yan, downline. Talaga, kapalit, oo. Kung wala siya lahat, huwag ka lang. Diba? Kasi pag na-feel ang downline mo, si Apple na iniwala sa akin eh. Dapat mas maniwala ako sa sarili ko. Do you have to believe in yourself? Tama, do you believe in yourself? Yes, I believe! Diba? Iba? Ang sumagot na lang, 30. Do you believe in yourself? Yes, I believe! Lagi mong isipin yan. Dapat lagi mo narinig sa sarili mo. You have to believe in yourself. Why? Because you are a champion. If you notice, ano yung entrance song ko yun na? Stand up for it. Champion kayo. Okay? Kasi champion kayo. Kung champion kayo, dapat maganda ang buhay ninyo. Alam nyo, hindi na kayo champion. Lahat kayo unique. Yes. There are 7.5 billion ang populasyon sa buong mundo. Ni isa walang magkaparehong thumb mark. Ganun kayo pa unique. Champion kayo. Ba't ka champion? Imagine mo, ilang milyon kasi milya. Walang malisyoso ha. Yung sperm. Ano yung sperm? Yes! Si milya, di ba? Walang malisyoso. Science, di ba? Yung sperm niya, ang ginagawa niya. Nagmi-meeting-meeting yan. Uy, mga kapwa ko si Milya, sabi ni Daddy, mamaya, nagagawin siya ni Mami. Kung lumabas yung mga si Milya, nag-una-unahan yan. Imagine mo, nag-una-unahan, milyon-milyon, binagbabanggaan kayo, tatatinin, tatatinin, di ba? Ito si Milya, binabanggaan mo, ikaw nakapasok, ikaw naging tao. Doon pa lang, champion na kayo. Isipin mo yun. At kung champion kayo, you deserve a good life. Kung ipinahanap kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan nga yan. Tandaan nyo, lahat kayo nagpunta dito, gusto yung gumanda po rin yun. Huwag kayo maigis sa taong magaling magsalita, sa taong mayaman, may alam kami, di mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. Kaya nga, unique kayo lahat. Ang magpapayaman sa'yo, ikaw din, hindi ibang tao. Alam nyo ba kasi nung tumayong presidente? Ang pagyaman ko na sa'yo din. Kahit sinong mayor nyo, congressman nyo, senador nyo, ikaw pa rin. Oo. Oh. Tapos tinan nyo rin, yung mga mayayaman. Interviewin nyo pag may mayaman kayo nakita. Yung mayaman, tanongin nyo, saan ba't ang yaman nyo? Ano masagot? Kaya ako mayaman kasi lolo ko at lola ko mayaman. Yung magulang ko mayaman din, kaya ako mayaman. Yung taong mahirap, interviewin mo. Ba't ka mahirap? Kasi lolo ko mahirap eh. Lola mahirap. Magulang mo, nukdukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Ano kasi mo? Yung ibang mayaman, kapag in-interview mo, ba't ka mayaman? Alam mo sagot, ma'am? Kaya ako mayaman, yung lolo ko at lola ko mahirap. Yung nanay ko at ang tatay ko mahirap din. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw ko matulad sa kahirapan ng mga magulang ko. Kasi ba? Ang point ko, ikaw ang magpapaganda ng buhay mo.
Sabi ng mga tao, siyempre, lahat tayo gusto umaman. Pero ang gagawin ko, para umaman kayo, you need right opportunity. Yes or yes? Yes! Masipag ka nga. Matalino ka nga. Kung wala namang right opportunity, paano lalabas ang potential mo? We need right opportunity. Ang good news, ang impartial civilization, right now, this is the best opportunity. Yes. Bakit? Kahit walang background nyo, kahit anong background mo, estudyante ba sa inyo, housewife, hindi matalino, walang alam sa sales, walang alam sa network marketing, tama? Kukunti ang koleksyon. Equal dito, kalsiyon tao pwede. Aim global o impartial civilization, this is the right opportunity or right vehicle. Pangalawa, this is the right time. Kasi mas madaling gawin ngayon ang negosyo natin compared 16 years ago. Nung bago pa lang ating company, mahirap po mag-invite. Kapag kami nagsabi na sama ka sa amin, kaya ka dito. Kapag may nagtanong, mayroon bang imaman, wala kami maituro. Sama ka sa amin, magandang produkto, marami ang natulungan sa health nila. Mayroon bang natulungan, wala pa kasi bago pa lang. Kaya the best time ngayon, kasi po, ang dami ng umaman. Ang dami nang gumaling sa produkto at very stable ang company. Mas madali ngayon. Meaning, right opportunity at right time. Ang question lang ito, are you the right person? Yes! Are you the right person? Yes! Paano mo alaman kung right person ka? Paano mo alaman? May good learning attitude ka at dapat naniniwala ka sa sarili niyo. That's why you always believe in yourself. Huwag kayong papayag na nakaya namin, nakaya nila, dapat kaya mo rin ito. At huwag kayong papayag, ang umaman lang, yung katabi nyo. Tapos naiiwan ka. Kasi ang pinakamasakit sa buhay, yung feeling of left behind. Imagine mo, sabay-sabay kayong umatid ngayon, nagpapalapangan, power! Grabe! Tapos hindi ka pala tutuloy. Kapag hindi ka tumuloy, at tumuloy yung katabi mo, believe me, time will come. May mga pamilya kayo. Tapos, yung magkakataon pa, yung mga anak nyo, magbabarkada. Nagkwentuhan. Pag-uwi ng anak mo, tay, tay, grabe, galing ako sa bahay ng kaibigan ko. Ang ganda ng bahay nila. Lagi sila nagtatravel, ang laki ng bahay. Ang yaman nila. Alam mo, tay, kaya pala mayaman yung kaibigan ko? Yung tatay pala niya, nag-empowered Christianism daw. Kaya pala yaman. Tay, napalitaan ko, ikaw pala, naging part ko si Marisim. Sana, sayang tay, no? Hindi ka tumuloy. Imagine yun. Ano ang sagot mo? Ah, oo, alam ko yung easy. Maganda talaga yan. Kaya lang anak eh, alam mo nam, simple buhay ang gusto ko eh. Contento lang ako sa ganitong buhay eh. Paano mo sabihin ang alam mo? Ikaw, tay. Contento sa buhay mo. At masaya sa buhay mo. Pero sana naman, tinanong mo kami, mga anak mo, kung masaya na sa buhay na ganito. Nag-guess nyo ako? Yun ang magpapamotivate sa'yo para sabihin, kaya mo to. Maniwala ka. Kasi kapag ginawa mo to, hindi na to para sa'yo. Yung maniwala mo sa sarili mo, kasama dyan, makuha ang pangarap kasama ang buong pamilya. At magagawa mo lang yan kung 100% naniniwala ka na kaya mong gawin to. Kaya huwag na huwag ka magdududa. Hindi to aksidente. Magaling kayo, champion kayo, winner kayo, victor kayo. Tama? Yes. Now, maganda ang attitude nyo, mataas ang belief nyo, kumpleto na ba yun? Hindi pa. Samahan nyo pa ng commitment. Eh, ba si commitment? Lagi mo marinig sa amin yung the word commitment. Iba-iba ang level ng commitment. I will try, I'll do my best. Kailangan kapag commitment, you will do this business whatever it takes. Pakasabi nga, whatever it takes. Whatever it takes. Yung whatever it takes, kailangan kahit anong mangyari. Patay kung patay. Tama? Yeah. Kailangan maging successful kayo. Ang commitment, parang sacrifice. Ano yung sacrifice? Ginagawa ninyo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Imagine mo lahat kinakupo dyan. Nagsiksiksikan, nakamask. Tama? Ilang minutes ang mahilig sa akin? 20 minutes ang mahilig sa seminar ko.
ikaw, iba sa inyo pagod na. Nagbiyahe, na-traffic. Sino nagbiyahe dito? Pinakamalayong lugar. Saan nagaling? Bulacan? Seryoso to? Bulacan? Manolos? Nagbiyahe ng Mandaluyo. Mandaluyo pa rin. Nang Bulacan, going here, para umatin na seminar. Pwede palapakan na yung tao na. Cagayan de Oro? Palapak mo rin natin. Sino ba? Sino ba? Ha? Pasig. Yeah, yeah, Pasig, diba? Hindi ko okay. Nadalit ka o, Pasig, saan ka dyan? Saan ba? Saan ba? Taytay. Batangas, Caloocan. Braces. Lahat na nagbiyahe ngayon, palakpakan na mga sarili. Seryoso ako. Kung may pinatawag dyan, pwede naman sa bahay lang kayo eh. At makinig, umanood sa video, di ba? Pero mas pinili nyo pa yung live presentation. Kasi iba yung live sa video. Kapag naka-live kayo, di ba narinig, amoy mo yung tao, feel mo yung energy, tama? Ang tanong commitment, namasahe ka. Iba sa inyo, malamang sino dito yung ayaw suporta ng magulang pagpunta dito. Nandito pa rin kayo ngayon. Iba sino dito yung siksakto lang yung pera, pamasahe, pamirienda. Ang tawag niyang commitment. Sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Parang ganito lang sa larong chess. Sino ang marunong maglaro ng chess? O sa mga marunong maglaro, ano yung mga tawag doon? Merong king, pawn, bishop, rook, horse. Ano? Sino pinakamataas? After ng king, sino? Queen. Question. Sa lahat ng marunong maglaro ng chess, dumating na ba yung time, yung queen nyo, pinakain nyo? Yes! Oh, ba't yung pinakain? Ang taas yung position nun, bakit? Correct, sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Dumating ba yung time, ang kumain ng queen, yung pawn? Yes! Di ba pikit mata ka, pinakain yung queen mo sa pawn? Ba't mo kailangan gawin yun? Sacrifice. No choice. So sa negosyo natin, sacrifice din. Minsan, pagkatawanan kayo ng best friend nyo, iiwanan ka ng boyfriend o girlfriend nyo, magagalit sa iyong parents nyo, bubusan ka ng pamasahe, kakadyawan ka, ikaw alam walang nangyayari dyan. Sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Pangaraw pinag-uusapan dito. Hindi ko basta-basta. So, yun sa word na commitment, kailangan iwasan mo yung salitang kasi. Ano yung kasi? Gusto niyo umaman? Oo. Ati ka ng seminar. Ay, apre, baka di mo makatend eh. Bakit? Kasi malayo. Kasi walang pera. Kasi ayaw ng magulang ko. Kasi gutom. Kailangan merong? Kusa. Ano yung kusa? Kumusa kayo. Tandaan nyo, ang impart consumerism, this is your own business. Negosyo mo to. Tama? Hindi ito negosyo yung upline mo. Since negosyo mo ito, kailangan kumusa kang umaten. Huwag mo hintayin pa ng versahin ka ng esposo mo na umaten kayo. Guess you ba ako? Yes! Pag nakita nyo, uy, meron pa ng seminar, meron pa ng training, meron leadership training, meron NECO. Aten kayo. Dagdag kaalaman niya, kumusa kayo. Kasi the more kumukusa kayo, doon lumalabas yung commitment ninyo. Yeah. Maliwanag ba yun? Iba-iba ang level ng commitment ng tao. Parang ano yan eh. Iba ang ano ang commitment ng isang estudyante kapag mayroong exam? Di ba nag-review para pumasa? Yes! Ano ang commitment ng mga empleyado? Sa mga empleyado, taas ang kamay. Ano ang commitment nyo pag may trabaho kayo? Pumasok at masamang pakiramdam. Yes! Di ba empleyado, may ganun kwento, papasok pa, nagmamadali, pagpasok, good morning sir! Wapo ni sir ah, Pawel! Patalikot mo, mapatay ka na sana, busy pa kung makalutos. Ang commitment doon, sa instance katapusan. O anong commitment na magsyota? Iba ang commitment na magsyota sa mag-asawa. Yes! Ano ulit oh? Wapin na niyo, sino yung mga nagkasyota na? Patakamay. Sila. Sila. Pero yung mag-shota, ang ibang commitment nun. Lalo pag mga boyfriend, girlfriend, mga one week pa lang, ibang commitment nun. Magkasama, umaga, tanghali, hapon, gabi, di ba?
Pag naglalakad, obserbahan nyo, pag maglalakad. In love na in love siya, in love na in love. Kung awanin pala. Magkaya ka, maglalakad, magkaya ka. Pag tumatawid yung magsyota, pag tumatawid, sino yung nasa danger side? Diba? Mag-aayos, wala ko naman, diba? Tapos yung mga boyfriend, nakahawak sa braso ng babae, dahan-dahan, darling. Hindi, ba't po? Sa kanina, ba't po? Ito, ganun na commitment nila. Pag nagpunta ng Jollibee o McDonald's, hindi yung magsyota, in love na in love. Sino yung unang umuupo? Sino? Babae. Babae. Galaksina, galaksina. Papayagpita ko sa inyo yung tura. Di ba yung magsyota? Sino unang umuupo? Babae. Babae. Paano umuupo yung babae? Cross leg. Cross leg. Okay. Just out and okay. Sabi ng boyfriend niya, sweetheart, anong order mo? Ha? Tapos ang taligin niya, para may Alboranas eh. Order ko, burger na spaghetti, di ba? Di ba? Pag in-love na in-love sila, tapos babae na laki, gamit nalang, excuse me, excuse me. Burger nga, tsaka spaghetti pa sa girlfriend ko. Ganda yung difference, di ba? In love na in love. Babae, gutom na. Paano kumain ng spaghetti? Kaysa isang noodle. Kumakapasak pa yung noodle. Ano ginagawa ng boyfriend? Ano ginagawa? Kit-kit mo, di ba? Kasi in love na in love ko eh. 100% may commitment eh. Pag nawala yung love, nag-iba yung commitment. Nag-iba mag-asawa. Ha? Hindi ko difference, mag-asawa na. Hindi pa po lahat ha. Mag-asawa na sila. Tumatawid. Laki ng truck. Masabi na laki. Iniiwan ako. Bisa mo, masasara. Hindi lahat. Pagkakunta ng Jollibee, sino unang umuupo? Sino? Alam na alam niyo. Paano umuupo? Nakatikwatro. Halos nakahiga sa silya. Laki ng tiyan, kalbo, walang tipig. Sabi niya, oye, bilhin mo ako ang burger, kahit pagkakit. Parang-tagal mo, di ba? Mabay, lumba-lumba na, di ba? Paano kumain ng spaghetti yung mabay? Tatlong subuan. Puro sasay na pa, puro sasay na. Ano sabi ng lalaki? Baboy mo. Sa milyon. Sa milyon. Sa milyon. Ibig sabihin, di na ako nasa kwento, pero mapapansin mo, nag-iiba ang kilos ng tao depende sa commitment niya. Yes! Kaya dito, ang commitment mo, 100%. Sample pa. May mga pangarap pa kayo! Yes! Isa pa, may mga pangarap pa kayo! Yes! Since nag-isat ako sa networking business, 24 years na ako dito, lahat ng tao, kapag tinatanong ko kung may pangarap, ang sagot, yes. Pero nasa na yung iba, ba't nga wala? Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Kaya dito, kung hindi nyo alam commitment nyo, kapag hindi kayo komportable sa training, hindi kayo komportable sa rejection, sa biyahe, walang pera, may injan kayo, you can easily quit. Kasi ang baba ng commitment nyo. Kaya dito, pag dito, whatever it takes, huwag kang magkukomplain na pagod ka na, huwag kang magkukomplain na mahabang seminar, huwag kang magkukomplain na matraffic, o biyahe na pa ng Bulacan, kung saan-saan, huwag kang magkukomplain. Kasi wala ka pa sa impart yung sibirisim, lahat ng binabanggit ko, na-experience mo na. Ang good news, kahit mapuhit kayo, mapagod, maguto, ma-reject, pagtawanan, okay lang. Kung magbabago naman ang mga problema. Pinin mo commitment ng mga may-ari,
nasa office kami, nag-meeting, gumagawa ng plano, para magtulungan ng mga distributors. Kung kami nga, what is this side, maganda ng buhay, committed pa rin, patulungan kayo, mas dapat kayo maging committed sa sarili ninyo. At sa pamilya ninyo. O ito, pinakamatindi. Para ma-feel mo yung certain totoong meaning ng commitment. Huwag yung gagawin ang empowered consumerism para sa sarili ninyo. Kasi kapag ginawa mo ito para sa'yo at napagod ka, believe me, you can easily quit. Ang point ko, gawin niyo ito dahil sa pagmamahal sa pamilya mo. Ang pag-upo mo dyan, hindi ito para sa'yo. Nagbiyahe ka, hindi ito para sa'yo. Na-reject ka, hindi ito para sa'yo. Preparasyon para gumanda ang buhay ng mga. Kapila pag-uusapan, wala akong makakapigil dyan. Walang taong kaya magpahindu sa inyo. Alam niyo ba bakit ito naging successful sa ganitong klase industriya? Hindi ito para sa akin. Ito yung preparasyon. Ayaw ko ma-experience ang anak ko lahat ng hirap na dinaranas ko. I was born poor. Hindi akong pera. Tama, magulang ko hindi nakatapos sa pag-aaral. Nagsikap ako. Alam niyo ba saan ako lumaki? Kung alam niyo yung baklaran sa Trinity Parish Church, saan ako lumaki. Sa hirapan namin, kailangan mong magpaampun sa ibang tao. 10 years old na ako noon. Humiwalay ako sa parents ko. Nagpapun ako sa simbahan. Laki akong bekumbento. Pare, anak na sa akin. Tinitsura ko. Bukas santo. Joke. Iba na po yan ang kwento. Imagine mo yung nabuhay isang tao, sarili niya. Hirap ko yun. Pinangalan ko sarili ko. Yun ang motivation ko. Kaya hindi ako naapektuhan ng rejection. If you will notice, guys, look at me. What is the matter noon? Para makalate sa akin. Kanina, yung mga kwento ko, para ba nakatulog na katatawa? Tama? May mga jokes. Kasi pa, hindi pa rin puro seryoso eh. Kasi from start, walang kwento to, lahat yung tulog na. Kahit anong ganda ng topic, kapag walang humor, walang kasayahan, mag-board kayo. Pero kahit may kwentuhan dito, pili, damdamin mo yung mga mensahe namin. Bawat speaker dito, training team, vice president, board of directors, may kanya-kanyang strength yan, may kanya-kanyang klase po i-deliver ng training. Nagkataon sa akin po, meron akong mga jokes o kwento para magising ka. Pero this is a very serious business. Tama? At meron mga jokes o kwentuhan, do this business para sa pamilya mo. Kapag pamilya mo isip mo, maniwala ka ulitin ko, walang taong kaya magpahinto sa inyo. Ako dito kayo? At nag-enjoy at the same time? Yes! Now, ano pa yung mga dadaanin mo rito? Maganda na ugali mo. Mataas ang belief mo. Committed ka. Hindi maiwasan. Along the way, because success is a journey, marami kayong mga discouragement na ma-encounter din. Uunahan ko kayo. Laging parte sa pag-build ng network para maging successful ng tao. Because it's a process, hindi maiwasan, may mga discouragement lagi. Ngayon, paano hinahandle discouragement? Dapat alamin mo, ano ba yung discouragement? Ito yung pinakamahirap. At huwag kayong mag-alala. Pag merong mahirap, merong madali. Choice ko lang ito. Mahirap, eto, madali. Lagi may Diyos ang tao. Pag nahirapan ka, yung madali ang piliin mo. Madali ba mag-quit? Yes! Gano'ng madali? Habang ako ay nagsasalita, pwede ka tumayo. Pwede ka lumabas. Pwede kayo umuwi. Pwede ka mag-quit. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit kay Arnel Limpin bilang speaker niya. Nag-quit kayo sa chance niyo makuha ang pangarap niyo. Klaro? Mag-quit ka. Anong pakialam ko? Nag-quit ka sa dreams mo. Hindi sa dreams ko. May nakita ka ba? Grabe, niyaman. Pare, alam mo ba't mayaman yan? Nag-quit kasi yan. Walang ganun. Huwag ka lang mag-quit. Tuloy-tuloy ka lang. Magugulat ka habang ginagawa mo ito. Nagtuloy-tuloy. Success, money will always follow.
Parang karera ng kabayo. Sa karera, merong starting line, merong finish line. Pagputok ng barel, bang! Yung kabayo tumatakbo. Meron bang nauuna? Yes! Meron bang nahuhuli? Yes! Kahit nahuhuli ka, if you're running on the right direction, ang punta niyo, finish line. Yes! Kahit buwaba ka ng kabayo niyo, at lakarin mo, lakarin mo, pero ang tamang direksyon, ang punta mo, finish line, kasi tamang direksyon ka eh. Mabagal? Oo, pero pag tamang direksyon, ang punta mo pa rin, finish line. Buhatin mo yung kabayo. Buhatin mo. Mas matagal yun. Tamang direksyon, ang punta nyo, finish line. Imagine this. Kapag tuloy-tuloy at nahihirapan ka, at naging successful kayo, yung hirap, yung pagod, yung gutom, yung rejection, nakakalimutan. Ang nakikita mo, yung ganda ng buhay. You're driving your own car. Isipin mo kung anong kotse gusto mo. At habang drive yung kotse niyo, paano ka mag-drive? Umiiyak ka ba? Grabe? Ang hirap! Napapagod! Nagugutom! Nare-reject! Ganun ka mag-drive? Di ba pag may mga kotse ka, ang makikita mo, yung ganda ng kotse mo, ang leather, ang lamig ng aircon, ang ganda ng sound, pipit. At habang nag-drive ka, ang sarap. Traffic, komportable ka. Umuulan, komportable ka. Stoplight, hinto. Nakita mo sa kanto, yung taong nagtawa sa'yo. Basang-basa ng ulan. Pero ang gabit na gagawin mo, buksan mo yung window. Automatic, eeeek! Brad! Uwi na ba? Ingat! Iwakan na ito, diba? Kasi yung mga tao nagtatawa sa'yo, hindi sila komportable. Kapag hindi ka nagsikap kung anong buhay nila, kinong buhay mo? So, wag na wag ka mag-quit. Ang discouragement na alam pangit, ituturo ko sa'yo, isa sa pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. Paano nangyari yun? Discouragement pa, paano maging maganda? Example, ikaw to, wala kang discouragement na na-encounter. Maswerte ka, lahat ng in-invite mo, sumali. Left and right. Walang discouragement. Kapag dumami sa Labrad, kikita ka? Yes! Maging masaya ka? Yes! Yung downline mo, ginaya ka. Nag-invite din. Lahat ng in-invite ng downline mo, walang sumasali. Question, mahirapan to? Yes! Pag nahirapan, attendees yan, pupuntahan ka. Magpapamotivate. Upline, please motivate me. Nahirapan ako. Walang iniwala sa akin. Paano yan? Hindi ka nahirapan. Paano yung motivate? Ano? Nahirapan ka? Yari tayo yan. Ano magagawin natin? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko sila na-experience. Ang taong magaling magbigay ng motivations, inspirations, at trainings, yung taong bugbog, nabugbog. Why? Maraming hugot. Tama? Wala kayong narapatang sabihin sa downline mo na, kaya mo yan! Kung ikaw mismo, hindi mo na-experience, yung experience niya. Kung ikaw na-reject na maraming beses, na puwit na maraming beses, mas masarap magbigay ng motivations. Maganda pala ang discouragement. Tama? So pag kayo in-injan, yes, thank you! Dagdag ka sa kwento ko. Pinatawanan kayo, pasalamat kayo lagi. Ang discouragement, ang nagpapaganda sa kwento nyo. Ang discouragement, parang kontrabida. Sa pelikula, walang kwenta ang bida. Kung walang kontrabida. Walang kwenta si Kanto. Kung wala si Lily. Lahat ng pelikula, walang kwenta yan. Walang kwenta ang success nyo sa important reason
Kundi mo na yung doctor, so. Di ba meron tayong season nung nakaraan? Yes. Sa MOA? Si Lance at si Aya? Yes. Si Jomel Mendoza na high school graduate na taga Bohol? Si Merle Trappis na ito, mother of four, taga Iloilo? Papasin mo, bago sila magkwento ng success story sila, marami na kwento yung mga background. So, ibig sabihin, dagdag sa nangyayari sa inyong mga discouragement rejection, yun ang magandang kwento ninyo. Kaya we welcome yun. Huwag yun ang gamit yun para mag-quit. Yun ang magpapamotivate sa'yo. Now, paano yung handle yung discouragement? Ito na. Handa na ba kayo? Yes! Paano yung handle? Number one, para ma-handle to, from now on, do not entertain any negative thoughts. You cannot create a positive result with a negative mind. Kung gusto mo ka mag-create ng positibo resulta, dapat, from the start mag-isip ka, positibo. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. Sabi na ngayon, kaya nga dati turo ko sa mga grupo ko, huwag kayong uwi sa bahay na hindi ka pagod. Kasi ang taong hindi pagod, ang dami iniisip. Minsan, puro negatibo. Hiyaman kaya ako? May niwala kaya sa akin? Tama, an idle mind is a devil's playground. Pangalawa, avoid talking to dream stealers. Yung maganakon ng mga pangarap. Maganda ba ang ating pinag-usapan ngayon? Yes! Maganda, di ba? Paglabas mo rito, grabe! Ang ganda ni Power Consumer Racing. Kinitukin mo sa naibigan mo. Ay, Power Consumer Racing. Mahirap yan, ha? Mahirap ba yan? Oo. Produkto. Oo, mahal ka. Ganun ba? Bumi sa bahay. Tay-tay! Yung Power Consumer Racing mo, ano ko? Kapit-bahay natin, nag-duty, walang nangyari. Ha? Ganun ba? Walang nangyari? Nay-nay! Alam mo yung easy? Tawang hindi easy yan. Hard yan. Kuya-kuya, alam mo yung part 2 si Mary, obiyat ako. Mahirap yan. Papasin mo, no? Di mo na malayang kami bata, baby? Baby, paglaki mo, huwag ka mag-easy. Ang hirap. Naaapektuhan ka na. Kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapag diniscourage kayo, tandaan nyo, kayo ang nakakita, hindi sila. Kayo ang nakarami sa Diyos. Ikaw kaya nga, huwag magpapanakaw ng pangarap sa mga tao. Alam mo, turo sa akin ng mentor ko, kapag may ganung nag-discourage sa'yo, laging tanong ganito, who will pay my bill? Hindi sila ang magbabayad ng mga gastusin nyo. Kaya huwag kayo magpapa-apekto. Ito, anong tawag dito? Cellphone ko to. Halimbawa lang, sa mga first timer to, halimbawa lang, cellphone ko nakapatong dyan. At nakipagkwentuhan ako sa inyo. Habang ako'y nakipagkwentuhan sa inyo, kinuha niya yung cellphone ko. Kung lang. Habang kinuha niya, nakatingin lang ako at tuloy-tuloy ang kwento ko. Question, normal ba yung reaction ko? Yes! Ng cellphone ko, nasa table na yan, kinuha niya, nang wala akong ginawa, normal ba yun? Yes! Hindi normal yun. Second scenario, ang cellphone ko ulit, nakapatong dito, at habang kausap kita, yung cellphone ko, kinukuha niya. Nung nakita ko, umaangat, maano siya, lumalapit siya, uy, cellphone ko to. Ano ba kinukuha to? Normal yun? Yes. Yun ang normal. Hindi ako papayag na merong tao kukuha ng gamit ko. Anything that belongs to me, hindi ako papayag na may tao kukuha. Kahit yung marker, nahulog dyan, kinuha niya, kukunin ko yun, kasi akin ko. Kahit takip ng marker, pag kinuha niya, kunin ko, kasi akin to. May nabalitaan ba kayo na merong nadukutan ng cellphone? Yes. At nung nadukot, naglaban siya. Yes. Yung mandulukot, whatever it takes then. Tama, yung mandulukot siya, ang goal niya, kuha yung cellphone mo. Ikaw naman, yung pagkatanggol mo yung cellphone mo. Naglaban ka. Sa paglaban nyo, since whatever it takes siya, nasaksa ka. Boom! Patay. Kinabukasan headline. Isang lalaki na patay sa pagkatanggol ng cellphone niya. Kung ang cellphone niya pinaglalaban niya ng patayan, how much more yung pangarap natin? Yes?
yung simple na lang illustration, mag-isip ka din. Hindi ito biro. Ang pinag-usapan dito, kabuhayan. Ang pinag-usapan dito, pangarap. Tama? So, dito lang pala, because of discouragement, yung pangarap nyo, makakalimutan nyo, isip-isip din. Karapatan nyo, magandang buhay. Huwag ka magpapakilo dito. Alam ba sakit? Kaibigan nyo, ibang kamag-anak nyo, hindi inaabangan ang pag-angat nyo. Ang inaabangan, pagbaksak nyo. Kasi masakit na maging successful ka. Pag nakita nila, sila nag-reject sa'yo, pag naging successful kayo, ang makikita nila, hindi successful, kundi yung failure nila. Kapag nagkaroon ka ng kotse because of impaired consumerism, hindi nila makikita ang kotse mo. Ang makikita nila, sila walang kotse. Kaya they will do everything to pull you down. You cannot please everybody. Tandaan mo yan. Kaya one of my favorite topic ito eh. You cannot please everybody. Kahit anong gawin nyo, may kukontra sa inyo. Mag-negosyo ka, mababakat din yan. Mag-empleyado ka, empleyado din yung yayaman yan. Mag-network ka, easy, mag-quit din yan. Lahat ng gawin nyo, may kukontra sa inyo. Merong maglodo na masyal. Apat na baryo ang dadaanan. Yung maglolo, may kasamang kalabaw. Sa first baryo, yung apo, nakasakay sa kalabaw. Yung lolo, humihila. Ang sabi ng mga tao, grabe yung apo to, bata ito, hindi na naawa sa lolo niya. Siya pa ang nakasakay. Pagkalis sa mga nung baryo, nagpalit sila. Yung lolo sumakay, yung bata ang naglakad. Sabi ng mga tao, grabe yung lolo to, hindi naawa sa apo niya. Pagkalis sa pangatlong baryo, ang ginawa ng maglolo, sumakay pareho sa kalabaw. Sabi ng mga tao, grabe maglolo, walang awa sa kalabaw. Pati sa pangapat na baryo, ang ginawa ng maglolo, buwaba ng kalabaw at inakay ang kalabaw. Ang sabi ng mga tao, pare-pare, tinawin maglolo, ang tatanga, may kalabaw, ayaw sakyan. You cannot please everybody. Hindi ang kwento, ito ang kwento. Yung kalabaw, naglakad ng isa. Ang laki, ang taba. Awar na lakad, nadulas. Nahulog sa balong. Pshhh! Sabi ng mga tao, ano yun? Takbuhan sila. Ano kung kalabaw? Nahulog sa balong. Noong dinan, malaki, mabigat, mahirap iangat. Ang gawin natin, dyan natin siya ilibin. Kumuha ng mga pala. Buhay! Buhay! Ang ginawa ng kalabaw, lahat ng mga lupa na tumatama sa likuran niya, pinapagpag na pinapagpag. Pag tumatama sa likod, pinapagpag, inaapakan, pagpagpag, yung mga tao, hukay, tamo, hukay, tamo, hukay. Mukha lang mo, pinapagpag, na pinapagpag, na pinapagpag. Cute ba, cute? Pinapagpag, inaapakan niya. Pinapagpag, inaapakan. Yung kalabaw, nakatakas. Bakit? Lahat ang pinapagpag niya, inaapakan, pinapagpag, inaapakan, nakatakas yung kalabaw. Walang pinagkaiba sa part of humanism. Lahat ng mga tao na giniskala sa inyo, ipagpag mo, apakan mo hanggang buhay mga pangarap. Lalo mo yan. Again, ito ang magpapaangas sa inyo. I-welcome mo yan. Huwag ito ang dahilan para mag-bid ka. Lalo mo yan? Yes! Natututo ba? Yes! Tarin ka tarin mo, natututo ka ba? Yes! Nag-enjoy ka ba? Importante, kailangan nag-i-enjoy kayo. Kailangan meron kayong natang na excitement. Ano tawag? Excitement! Kailangan nag-i-enjoy ka. Kailangan matuto kayong humiti. Paano kung maging excited? Kailangan start the day, but smile. Everybody smile. Smile! Ang sabi ko mag-smile. Everybody smile, 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 smile. Lapa sinyo. Pag nakangiti ka, iba ang parandam. Iba yung energy. Tama? Yes. Pag nagsibangot ka, iba rin ang parandam eh. Ito ba din din? Pati pag-ngiti, ituturo sa'yo. Kasi walang taong gusto sa mga taong na puro problema. Diba? Yes. Bago, mamaya pag-uwi ninyo, bago mahiga, smile ka. Yes. Pasalamat ka muna sa araw na to. Pag-gising, smile ulit. Yes.
Hindi yung pag-isip Diyos ko. Ano kaya ang kabalasan na mag-aabang sa kasama ko? Huwag naman gano'n. Pag-isip pala, smile and say a prayer. God is good. God is great all the time. Pag-isip mo, smile, Diyos, Lord, boy pa ako, salamat po, di ba? Smile ka. Inyo. Good morning, Ty! Power! Dapat gano'n. Tapos, mag-misa kasi, smile, dasal ka tas music. Mag-music kayo, maganda mga beat. Parang maganda energy. Hindi yung, parang di ko yata kaya. Magdang gano'n. Kailangan masaya yung tukto. Kapag ingiti kayo, lagay mo sa lugar. Ikaw kayo, paglabi, pabere. Kaya ka pabere. Nasa labas ka, no? Hindi. Lagay sa lugar. Yung nakaraan nga, eh, di ba? Yung isang distributor, lalaki ito eh. Ang natanda lang, pag-ngiti. Uy, sabi niya, Rilipin, always smile daw. Nasiyam eh. May jingin. Lalaki, walang malisyoso, ha? Na-jingin. Nakangiti sa siya. Eh, may tobe. May jingin din. Okay din. Nakatingin. Power. Grabe, ha? Gusto mo isa ikaw? Pag ganyan kwento, gising kayo. Hindi, seryoso to ha. Para laging mangiti, para laging maging masaya. Alam mo, one of my secrets, ano? I always count my blessing. Diba say, count your blessing? Count your blessing! Diba pili, count your blessing! Count your blessing! Okay, may gista, masalita. Diba, kailangan, bak. Iba dyan, aplen, motivate mo nga ako. Ba, bakit? Kasi yung kinikita ko ngayon, 10,000 ba lang eh. I-motivate ka, you're earning 10,000 pesos kasi daw yung ibang tao, 100,000 per month. Count your blessing, at least kumikita ka. Iba, wala kang kinikita. Kung magkano mo ng income nyo, you are so blessed. Kung maliit pang income ngayon, tuloy-tuloy, lalaki din yan. Iba naman dyan, aplen, motivate mo ko. Ang downline ko, 5 pa lang. 5 downline? Count your blessing, ba wala pang downline? Nagbibuild pa lang. Count your blessing. Apply, apply, ano? Apply, ano nga? Apply, ano nga? Di ba ako member? Diba? Member, count your blessing. Sino ito yung diba member? Tasamay. Okay lang yan. Sa mga upline, mga sponsor ko, hindi ba member yung downline nyo, okay lang yan. Bless pa rin niya. At least, alam niya, mayroong impart ko si Mirisen. Iba nga, di pa, alam, mayroong easy. Kasi yung mga dito ngayon, look at me ha, yung nasa kwarto ngayon, naka-live kayo, kahit hindi pa kayong membro, believe me, imposible kayo hindi mag-member. Sa ganda ng negosyo natin, mula kanina, ang topic ko, doubt. Ang hapa lang natin, labang balang mag-member. Diba? Oh, diba? Imposible, hindi mo maintindihan ito. Marami ang nag-join dito, hindi pa alam yung marketing plan o yung opportunity sa mga kwentuhan pa lang, nagbubukas ng utak. Tama. O, oh, see? Isa na nagtama? Yeah! So dito, count your blessing, di ba? Smile because this is a people's business. Kasi pag masaya kayo, ini-enjoy mo, every time mayroong seminar, i-enjoy mo. Sa invitation, online or offline, i-enjoy nyo. Kasi kapag ini-enjoy mo to, hindi mo na feel na nag-work kayo. Magugulat ka na lang, palaki ng palaking grupo ninyo. Ang mga tao na hirapan sa Parkway Simulation, yung hindi ini-enjoy ang ginagawa. Enjoy mo lang, nasa truck. Saan ka makita? Isang lugar, kwarto, natututo ka na, nag-enjoy ka pa. O when was the last time tumawa ka ng ganun masang tatawa? Diba? Sa bahay mo, makakatawa ka. Grabe oh! Patayan ulit! Yes, bawe! Patayan! Diba? Sa labas, puro negatibo pinag-uusapan. Nakakapanghina. Dito, positibo na, natututo ka pa. Pagpasalamat mo yan. At alam niyo ba yung pagtawa, magsayahin, nakakahaba ng buhay? Yes! Oo naman. Ako, ramdam ko, kayo, hahaba kayo ng 100 years. Pwede mag-request? Yes! Pag 100 years na kayong lahat?
mag-reunion tayo, reunion. Tapos si Sir Ariel Garces ang mag-i-intro sa akin. Ariel, tayo, tayo, Ariel. Yan. Matalagin mo si Ariel, di ba? Si Ariel kasi, isa yan sa consistent, dumating ng mga seminar namin, trainings namin. Siyempre, pag nag-reunion tayo, si Ariel present ulit, siya mag-i-intro sa akin. Can you imagine Ariel Garces, sandaan taon? Malaki chan, di ba? May basko. Sabi niya, walang ipin. Morning. Welcome po sa ating reunion. Magdamagi, di ba? Tapos, ganun-ganun siya. Welcome po. I'm very excited. Nakarating kayo. Please join me welcoming Sir Adnan Limpin. Para ka Sir Adnan, 1 million! 1 million! 1 million! Paano po malapak ang 100 views? Tarun! Walang video. Join me welcoming Sir Adnan Limpin, di ba? Ako naman, 100 views na rin, di ba? Mga 1 hour bago makarating. Good morning! Sabihin mo sa atin, mayaman tayo si Easy, di ba? Tapos sa atin, naka-diaper na, di ba? Tapos sabihin mo, kaya nang hindi na mukhang ako, ang bigat na to. Enjoy ba? Nag-enjoy, enjoy? So, anong kwento? I-enjoy nyo. Sa seminar, may tawanan, pero this is a very serious business. Klaro ba yun? Yes! Pasa kami ng mga lalaki. Duda pa yung isa, duda pa yung isa. Oh, mga lalaki, look at me. Halimbawa lang, binata kayo. Binata. Tapos, iniwan ka ng girlfriend mo. Gagod ng girlfriend mo, iniwan ka. Sa malob nyo? Tapos, bigla kang tinanggal sa trabaho. So, itong sa trabaho mo, 500,000, tinanggal ka. Masakit ba yun? Yes! Hindi mo ng girlfriend, walang trabaho, masakit? Yes! Masakit yun. Hindi. Plastic ka naman, hindi masakit yun. Ito na lang po. Kapag nangyari yun, magkapakamatay ka? Hindi! Magkapakamatay ka? Yes! Hindi! May kilala ako! Taga Mabite! Iniwan ang girlfriend. Tanggal sa trabaho. Gusto mo baka matay? Oo! Oh! Nagpunta ba na sa Marino Bridge? Layo, layo, di ba? Tatalon sa bridge. Eto na. Isang linggo walang kain. Isang linggo walang tulog. Ang bayat na, oh. Walang bayat na. Buhay. Mabuti na. Magpakamatay. Tatalon sa kakabili. Ipatanong siya. Bigla siya huminto. Tanong niyo kung bakit? Bakit? Sabi niya, ang taas pala nito. Baka hindi ako mamatay. Kasi pantalo niya raw, para siyang feather. Ang bayat eh. Ano yun? Ang tali ito. Matras. Nagtali ng lubid sa plate. May pa po. Kaya doon, papakamanan ka. Kung palapit na, bigla naman huminto. Bakit? Ha? Bakit? May nakakita. Ano? Ano? Tawa ng tawa. Yung nakakasar yun. Magpapakamatay ka, may tawa ng tawa. At yung lalaki tawa ng tawa, alam yung tsura? Putol ang kamay. Matawa gano'n. Alam ka gano'n? Putol kasi kamay. Eto maganda yun. Putol kamay. Putol din yung paa hanggang dito. Putol kamay, putol pa, tumatawa. Papa tumawa. Gumawa ganun. Ang ginawa nung kapakamatay, luma siya, sabi niya, Brad, grabe ka. Tinagal yung tali. Alam mo, matita kong pakamatay. Nung nakita kita, walang kamay, walang pa. Diba? Dapat, ikaw ang pakamatay. Tama ba? Tama, diba? Tawa ng tawa. Alam mo sabi? Bakit ka ba tawa ng tawa? Alam mo sabi? Sira ka pala eh. Ikaw kaya ang kumati ang puwet. Kaya pa, kaya pa? Kaya pa, kaya pa? Kwento, count your blessing. Kung ano sitwasyon nyo ngayon, walang kwenta yan compared sa sitwasyon ng ibang tao.
Kayo, makadrama. Ay, no, man. Ay, tigong. God your blessing, believe me. Yes. By the way, sa mga naiinit, pwede yan, pwede yan. Haba naman. Malapit na matapos. Ang intro. Ha? Sumago, kaya ba, kaya ba? Yes! Intro pa lang to. A, B, C, D, E, oh. F. Ha? Hanggang kanya ng alabet. C. Oh, alam niyo na kung mayroon kahaba to. Okay, last. Memorize po ako. Nakabukas po kayo. Yes! Bakit importante yung focus? Tandaan niyo, sa panahon ngayon, since tanggap na po sa industriya, sa ating paligid, yung network marketing, tama o MLM, maraming kumpanya ang nagtatayo iba't ibang MLM. Tama? Ang masama dito, iba dyan, ginagawang kalokohan. Maraming scammer. Dapat kailangan, alam nyo, yung tamang MLM. And speak of tama, proven system ang impartusyong reason. Especially sa mga bago, do not entertain any other MLM company. Bakit ganun? Kasi, bago ka, you will get confused. Kapag kayo ay tumingin sa iba, yung ginagawa mo dito, gagawin mo din doon. Mag-i-recruit din kayo at may mga training din. Tama? Pag kayo ay tumingin sa panibago, ilipat na naman kayo. Wala kayong matapos, palipat-lipat kayo. Ang maapektuhan, pangalan nyo o inyong credibility. Remember this, you have only one name and you have to protect your name. Bakit malakas ang loob namin sabihin, bakit ito lang dito ako mag-concentrate? Kasi po, proven system, napatunayan na ng 16 years. Tapos, yung ating innovation at expansion, tuloy-tuloy pa rin. Walang kumpanya na magsasabi na pangit sila. Kung sabi ko sa amin, grabe, yung company namin, papagsak na kami. Walang ganun. Produkto, grabe, dami na mamatay. Kitaan, lahat kami naghihirap. Walang ganun. Nag-iisyo ba ako? Yes! So, importante yung pagiging focus. Nakapokus ba kayo? Yes! I-test natin. Sit down, everybody. Sit down properly. Yeah. O, salamat sa mga bago, ha? Raise your right hand. Raise your right hand. Para malam mo kung nakapokus ba kayo. Everybody, raise your right hand. Mm. At the count of three, write number 8 in the air. Baba ang kamay. Ano sabi ko? At the count of three, write number 8. Wala mang bilang. Pwede ba sa inyo? Okay, yun ang dahilan kung bakit marami nag-join, hindi nagiging successful. Why? Konting instruction. Ayaw sumunod. Tapos pag nagkamali, pag wala resulta, sinisira ang company. Eh ayaw mo sumunod din. Raise your right hand. Very good. At the count of three, write number 8 in the air 5 times. How many times? 5 times. At the count of? 3. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Ang galing, palakpak! Galing mo? Sit down properly. At the count of 3, draw a circle using your right foot. See? Wala kang bilang. Sit down properly. At the count of 3, draw a circle using your right foot 5 times. How many times? 5. At the count of? 3. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Palakpak. Sit down properly. Madali, di ba? Madali. Raise your right hand. At the count of 3, do it both. Sabay. Number 8. Tapos circle sa paa. 5 din, ha? Sabay. Handa na ba kayo? Yes! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon!
Tatlo milyon! Sabi ko pala parang yun. Kaya ba? Yes! Marami sa matapos ah? April. Last topic, yung skills. Siyempre diba, ang skills nila, may prospects list kayo. Give everybody a chance. Huwag nyo i-judge ang prospect kung sasama o hindi. Uy, prospect ko to eh. Mayaman na to eh. Huwag na yan. Yun, prospect ko. Ay, walang pera to eh. Huwag na ganyan. Sinibitahin mo. Lahat ng tao, prospect yan. Okay? At kapag nag-prospect kayo, sa pag-present, di ba? May mga prospect kayo. Presentation, either online or offline, especially kapag offline, kausap ninyo. Masdan nyo dapat yung form. Ano yung form? Family? Occupation, recreation, message. Huwag kayong magkukwento ng products or marketing plan hanggat hindi nyo alam yung background ng kausap nyo. May timing ito. Kasi minsan, kaya ayaw maniwala ng kinakausap mo. Sir, sir, gusto mo na isa income? Ang kausap mo, milyonaryo. Ikaw ba akong bugoy? Ha? Guess mo yun? Pulong pulong lang, gitpo katawan, ikaw naman, putang-putla ka sa gutom. Kailangan, alam mo, di ba? Sir, sir, gusto nyo maging healthy? May mga bulu kami about health. Gusto nyo maging healthy? Ang kausap mo, bodybuilder. Ikaw, bang, gusto mong maging healthy? Ay, may dugo. Sabi, may dugo. Ayan. Ito pala, may TV. Wala ka lang, di ba? Pag maging, ganig! Pag mag-invite kayo, kwentuhan nyo muna. Pamilya, kumusta pamilya? Uy, kumusta ka na? Long and nausea. Ito, okay naman. Kaya lang, sakit ang buhay ngayon eh. Yan ang buhay. Malamang, pwede sa kanya, yung opportunity. Uy, kumusta ka na? Ito naman, trabaho ko, medyo malaki ang sweldo. Kaya lang, stressful. Tingin ko yung heart ko, yung health ko, na-apektuhan eh. Health? Ting! Pwede siya, 24-7. Corridors. Sabihin, sa pagkukwento, along the way, malalaman nyo ang needs ng tao. Tandaan nyo, pag may kausap kayo, every time may kausap ka, hindi yung kung anong gusto mong sabihin. Dapat, ano ang gusto niyang marinig para makakonnect kayo. Paano malalaman nyo? Simple kwentuhan lang. Ang tawag doon, mindsetting. Huwag yung pag nakita, ay pare, join ka sa akin. Yung grabe, ito lang kailangan kong pag-gawa mo. Huwag ganun. Kailangan ka dito, yan may video. Kwentuhan mo na kayo. Timing. Kasi minsan pag nakita ninyo, yung recruit report, automatic yan. Alam mo, karami ng grupo ko, nakuha ko yan, bago malaman ang negosyo, ang haba ng kwentuhan muna. Obserbahan nyo, ngayon, pag may kausap kayo, pag may mga party-party, reunion, hindi mo na yung enjoy. Kasi isin mo kapag reunion ka, uy, prospect to. Tama? Kaya niiwasan kayo, higay mo sa timing. Imagine mo, nag-reunion kayo, di ba? Kantahan, karaoke. May kumakanta doon. Ikaw, yung term naman. May mga press army ba dito? Bilang ka gagawin, di ba? Mag-present ka? Ay, siya ako. Tapos, ano ngayon, medyo okay na yung offline. Alam niyo ba, yayaman kayo sa partner si Mirizen? Yes! Tayo po ay nagtutulong yun ang pagyaman. Kasi pagyaman, gimme na yan eh. Para mas makapag-convince kayo, kailangan yun to dress sharp. Mayroon kami tinatag na power dressing. Pag may mga appointment kayo, pukawan-unuan, mag-bis ka ng maayos. Hindi ko sabi signature na damit ha. Kailangan lang maayos, malinis, mabango. Kasi, ang tao itingin din sa kausap niya. Iba ng tao gusto mo kamarka buhaya. Kahit hindi kamarka buhaya. Nakamarka buhaya ka nga. Eh, mas mukhang buhaya mukha mo. Di wala ka kaya pa. Nag-iisyo, di ba? Ang confidence level ng tao minsan depende sa suot natin. Do you agree? Yes! Observe this. Iba ang lakad ng babae kapag naka-rubber shoes, iba ang lakad nyo kapag naka-heels. Yes! Ang lakad nyo natin, kapag naka-shorts kayo, iba lakad nyo. Ang kilos natin depende sa lakad. Ang lakad natin depende minsan sa suot natin. So pag may mga prospect kayo, dress sharp. Kahit namurahin, namit, basta malinis, mabango, hindi may pawis. Tama? Ang lakad natin, depende sa? Oh, iba rin ang lakad nyo kapag wala kayong suot. Correct? Tama. From head to toe. Maayos na sarili. Diba? Seryoso to. Maayos sarili mo.
Mas kami negosyo. Pare ha, ikaw to. Ha, payaman. Sabi ng boss mo, talaga payaman? Bawal hindi ka mo, bro. So, nakakatawa? Minsan, nakaka-distract. Pag may kausap kayo, nakaredy ka. Mukha, toothbrush ka. Imagine mo, kumain ka. Get toothbrush. Alam mo yung malunggay? May malunggay ka rito. Ay, pare, ikaw to. Kausap mo, tapos, ikaw to. Binibigay ko, tapos, medyo nilagay kami, kaya parang, hula ako, hula ko ka na yun. Malunggay, no? Ay, hindi ako, kahapon yun, no? Hula ko pa. Okay. Nakakatawa yan, ha? Pero ang sa akin lang, every time may kausap kayo, maayos. Pati mga pupo nyo, ay, ito. Ay, nagkakain. Hindi, nagkakain. Wall pin, nagkakain. Ay, ikaw to. Tapos puro, lupa ko mo. Marami ganun. Pero pag nakita kayo, kahit wala ka pang resulta, kasi minsan katulad mo, ayaw mag-join kasi wala pa ko resulta eh. Kahit wala ka pang resulta, kapag nakita mo yung pagbabago sa itsura nyo, positibo ka magsalita at may sense ka, they will get caught. Diba? Huwag ka ba ginagawa nito? Magiging curious yun eh. Gusto mo ginagawa niya. Mukhang maganda. Kasi basta magsalita eh. Tapos ang hindi siya tingnan. Wala pa resulta. Hindi yung, kasi mag-busy, wala pa akong kinikita eh. Upisa mo ngayon. Klaro ba yan? Yes! Yan. Tapos, yan, di ba? Pwede nag-invite ko. Lahat na invite nyo online, kailangan din makarating dito sa office. Iba yung training sa YouTube, sa page namin. Di ba yung kailangan mapunta mo sa opisina, mabisita, para makita nila na, okay pa lang kampanya natin, di ba? Kapag nasa seminar room na, eto na. May mga rules dito sa seminar room. Kapag nasa seminar room na, you have to support the speaker. Tandaan nyo, minsan ang galing ng speaker depende sa audience. Kapag audience wala reaksyon, ang speaker may hirapan. So pag nagtanong ang speaker, sagot kayo. Pag nakatatawa, tumawa ka naman. Pag papalakpak, palakpak ka lang. Hindi yung para sa'yo. Doon sa katabi mo, na inaantok pag napalakpak ka. Imagine mo, kung hindi ka papalakpak, paano yung guest mo? Hindi ba palakpak yun? Yes! So, alam ko na kasi yan eh. Tandaan niyo, totoo naman ito eh. Yes. Ilang beses na kayo matin, hindi nga ito para sa'yo eh. Una, para ma-refresh ka. Pangalawa, para yung downline mo malaman yung sistema. At huwag niyong unahan ng kwento ang speaker. Ang hirap magkwento kapag may, di ba? Halimbawa, kahit din mo, abang kami, tatatinin niya, tsaka yung buwi, abang kami naman. Ang trabaho niyo dito, pag nasa loob ka, wala kayong alam. Yes. Tama? Subukan niyo muna ng sine. Kalagit na ang bigla may sigaw. Mamaya pa kayong bida! Ganun din dito eh. Kasi yung aming pag-isalita, may mga timing din to eh. Diba? Kaya-kaya-kaya-show ako. Yes. After the seminar, believe me, meron tinatag ng meeting after meeting. Yes. Kailangan mas makilala niyo po yung downline niyo at yung upline niyo. May konting sharing dyan. Importante yun. Pag meron pa kayong time, itur mo sa office. Third floor, kuha ng check-in, blah, blah, blah. Seventh floor, seminar. Itutur niyo. Para malaman ng guest nyo, talagang alam na ginagawa niya. Pag nakita yung mga upline, ipakilala nyo sa uplines nyo, sa mga mentors nyo. Itur nyo. Tapos ito yung bisina natin. Yung nakaputi, at sa akin, security guard. Ito, whiteboard. Pag yun sa light, huwag nyo gawin tama. Yung mga picture na yan, yung mga events sa company, sa Philippine Arena, ikukwento nyo yan. Naliwanag ba yun? Yes! Natuto? Yes! Enjoy? Yes! Guys, sa inyo lahat, maraming salamat sa mga umaten. Sa akin lang, walang kwenta, ang inyong pagkating dito, walang application. Yes! Tama ba yun? Yes! Dito, part ng presentation, may kwento para maging masaya, pero gusto ko hindi yung lahat ng mga mensahe natin. Huwag kayong mag-alala sa mga first-timers, hindi ko gawin mo ito. Kasama po ang buong company, ang buong community, ang buong pamilya para pag-alala mo sa buhay. God bless everyone and your power. Thank you.